COVID-19 pandemic has brought unprecedented changes to our usual ways of living. But the Department of Education remains unfazed by these challenges to fulfill the mission of Sulong Edukalidad, the rallying call for national effort to deliver quality basic education to all Filipinos, which involve aggressive reforms in the four key areas: the K-12 curriculum review and update, improving the learning environment, teachers upskilling and reskilling, and engagement of stakeholders for support and collaboration to move forward together as we prepare the education system for the future. The call for Sulong Edukalidad will continue, and we have built the framework of the Basic Education Learning Continuity Plan, or the BELCP, to put the needs of the learners at top priority. DepEd's BELCP is the major response and commitment to protect the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. The plan aims to provide opportunities to continue education even in these trying times. With a BELCP in place, supported by unprecedented number of diverse stakeholders from the academe, media, industry groups, NGOs, business and private individuals, Sulong Edukalidad will be able to sustain the aims in its reform for quality basic education. In our journey towards quality education, we have established the four pillars of aggressive reforms from the start, and we have been continuing to progress in these pillars. In improving the learning environment, we took action in the construction and rehabilitation of school buildings, ensured the availability of learning materials and equipment, and prioritized our last mile schools. The challenges of the pandemic also brought to light the urgent need to upgrade our ICT infrastructure to service the needs of education. In terms of the teachers upskilling and reskilling, we were able to establish more innovative professional standards for teachers and school heads. We have aligned the professional development of teachers with their career progression to track their development as part of the National Educators Academy of the Philippines transformation. With the launch of the Education Futures Program, where we will be focusing on innovative actions and solutions to improve the state of our education, we are now more than ready to start a new journey and continue our fight for quality education for all Filipino learners. Finally, we've given high importance to the engagement of stakeholders for support and collaboration. In support of this, we have convened the Philippine Forum for Accessible Quality Basic Education, or the Education Forum, which leverage other partnerships for education quality and strengthen partnership with the Philippine Normal University as the country's national center for teacher education. The department has also been developing a professional development program for teachers and school leaders in order to equip them with the skills, materials, and data that will allow them to help their students prepare for PISA 2022. This intervention consists of the following components: online training for teachers and school leaders, development of learning materials and practice tests for students, deepening the analysis of the PISA 2018 results, and supporting school-level action research. Now that the year is about to end, our commitment to Sulong Edukalidad will continue and will be far from being gone. With a lot at stake, considering our new knowledge and experience from this year's challenges, we are equipped to face a new future. As we head on to the future where we will face many challenges and uncertainties, the department will always be the guardian of every Filipino learner's right to education.
the Department of Education through the Bureau of Human Resource and Organizational Development, Human Resource Development Division, welcomes all the teachers from all over the Philippines in this national orientation on the results-based performance management system, aligned with the Philippine professional standards for teachers in the new normal. Via Facebook Live, here at DepEd Philippines and other DepEd official accounts. Let's welcome your hosts, Mr. Carlos B. Llamas III and Sir Angelo Uy. And ayun, so good afternoon sa lahat ng mga kasama namin sa Department of Education. Good afternoon, Sir Angelo Uy. Good afternoon, Sir Caloy. Magandang hapon sa ating mga kasamahan sa Department of Education, sa ating mga viewers ngayon sa DepEd Philippines Facebook page. Yes po, speaking of viewers po, as of the moment, we have 45,000 viewers and counting. And nakikita ko dito ngayon sa mga viewers natin, we have Ma'am Febi Dimilietes, Ma'am Ivy Requina, Ma'am Amelita La Forteza, Ma'am, marami sila dito eh. So I would like to request everyone, all the teachers from all around the Philippines, across the country po, message na yung mga kasama nating kaguruan. Inform them na nandito na tayo, live na tayo ngayon sa DepEd Philippines. Yes, Sir Angelo. Yes, again, magandang hapon sa iyo, Sir Caloy, and it's nice to be with you this afternoon. First time ko ngayon no, sa ating 3-episode activity for this week at I'm very happy that I'm with you right now at makakasama natin ang mga guests natin in a little later. Yes, Sir Angelo. Before we're going to start or go further doon sa ating mga next episode po, can you please introduce yourself sa audience po natin, Sir Angelo? Ayan, magandang hapon sa ating lahat, mga kasamahan sa Department of Education, mga kasamahang mga guro, mga school heads, katulad ng ating mga katulad ko ngayon bilang isang school head din at sa ating mga supervisors, division personnel, sa ating mga regional and central office personnel na nanonood sa atin ngayon. I'm Sir Jello from the Bureau of Human Resource and Organizational Development. I'm from Binyan City, Laguna, Sir Caloy. Yes, ako naman po si Sir Carlos B. Llamas III. You can call me Sir Caloy. Live here in Iligan City, the city of majestic waterfalls. And I am from BHROD. We are here to help you and guide you in the understanding of the PPST, RPMS PPST for school year 2020-2021. Sir Angelo, I'm so excited to know kung natawagin ulit ang ating mga guests for this afternoon. Di ba po? Yes, I'm very excited. At tatanungin natin sila mamaya kung nadagdagan na ba ang kanilang mga friends at ang kanilang mga subscribers after the first episode yesterday. At yan ay malalaman natin ngayon. So let us now call in our teacher guests at nakilala na natin sila kahapon and will be graced by their presence this afternoon. Ayan, tawagin natin si Teacher Ads. At and si Teacher Lester. Lester, yun. Ayan, I'm so happy to be with you again for this afternoon. Kamusta po kayo, Teacher Ads, Sir Lester? Buti naman, sir. Teka lang, hindi ko pa sila nag-greet. Yes. So hello everyone, welcome back to the DepEd Philippines Facebook page. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So good afternoon po sa inyong lahat at shout out po sa lahat ng mga kasama nating mahuhusay at masisipag na guro all over the Philippines. Yes, Sir Lester naman po. Ako naman, no? Syempre, an amazing Tuesday to our dear passionate DepEd educators sa buong kapuluan all over the Philippines. Ito po ulit si Teacher Lester. Together, let's shine and make others shine too. Ayun, excited po ngayong hapon. Ayun, iba po talaga yung mga guests natin. May pa-tagline sila na kanila talaga. So ngayon naman sa mga audience po natin, I want you to comment down below po. Our team wants to comment down below po kung saan po kayo nanggaling. And also, if our audio is loud and clear from your end po, can you hit the heart button po of merong of okay naman yung audio natin dyan? Sige nga. Ayun. So I'm seeing na the heart button flying na. Ang dami oh. So as of the moment, there are 65,000 viewers na nandito na sa atin together with us right now this afternoon. Sir Angelo.
Ayan. So again, mag-view lang tayo sa DepEd Philippines Facebook page at samahan nyo kami ngayong hapon para mas marami pa tayong matutunan regarding sa Results-Based Performance Management System for school year 2020-2021. Yes, tama. So before we go further po, I would like to thank my ASDS and SDS Dr. Shambay Usman and Sir Roy Angelo Gasso for allowing me to be with DepEd Central Office right now to do this live for all our teachers across the Philippines. Sir Angelo, baka meron kang pasalamatan muna. Kaya nga, gusto ko nga din magpasalamat sa Division of Binyan City in the Laguna Province. Maraming salamat sa aming Assistant Schools Division Superintendent Sir Edgardo Militante at sa aming Schools Division Superintendent Ma'am Edna Faura Agustin. Maraming salamat po for supporting me personally at supporting all our teachers in the division. Ayun, so balikan natin yung tanong mo kanina, Sir Angelo. If may nag-improve ba doon sa subscribers natin in the teacher ads at saka Sir Lester, kamusta naman po yung mga buhay natin bilang YouTuber at saka social media influencer after yesterday? Sir Lester? Sir Lester. Ako expected ko na yung sagot ni Teacher Ads na mas lumobo talaga yung kanyang viewing, no, yung kanyang subscribers. Ako siguro more on getting a bigger set of friends, no, professional friends. Marami tayong, kahit kagabi po na nakakatuwa na marami tayong nakakwentuhan. In fact, I was able to reconnect, no, to some friends na nakilala before. Even mga kamag-anak, no, my aunt is now a principal somewhere in Bulacan, no. Nag-reconnect tayo and I think sama-sama din tuloy-tuloy, no, in terms of doing things dito sa DepEd. Yes, tama, Sir. Teacher Ads. Ay nako, Sir Caloy and Sir Jello and Sir Lestar. Nako, gusto ko po magpasalamat kasi tumaas yung bilang ng subscribers ni Teacher Ads. Overwhelming din po yung mga kind words na natatanggap natin na sinasend ng ating mga viewers kahapon kasi sinasabi talaga nila na nag-enjoy sila doon sa session 1. So hopefully for today, mag-enjoy pa rin po sila. So thank you very much po. Ayun, so ngayong araw naman po, i-expect natin na yung followers naman ni Sir Angelo o yung dadami. Kasi first day niya ngayon, no? So expected, mamaya-maya, marami nang magme-message niya sa kanya. Marami nang mag-add ulit sa kanya. So ayun. Yeah. So right now po, we have 76,000 viewers po right at this time. So we are still waiting for others to come in to join us para sama-sama tayo dito sa Department of Education matuto at sama-samang magtagumpay sa school year 2020-2021. So while waiting, any ano po message for our audience or any reminders or ano po? Sir Lester. Para sa akin, no, tuloy-tuloy lang, let's stay tuned in, hindi lang ngayon hanggang bukas. At siguro a personal tip, unti-unti buksan na natin po yung mga tool, no, unti-unti tingnan na natin siguro yung SAT, no, yung RPMS tool, even the COT para kahit papaano ay naisasabay na rin natin, no, sa ating talakayan ngayong hapon hanggang bukas. And of course, enjoy the rest of the episodes, dear teachers. Ayun, teacher ads naman. Yun lang din, enjoy lang ang ating talakayan ngayon. Katulad ng ginawa natin kahapon. And we will try to make this very, very light para po hindi masyadong mabigat para sa ating mga teachers, sa co-teachers natin. Sir Angelo? Ayan. So with that, no, sa ating mga messages from our teacher guest, Teacher Ads and Teacher Lestar, ngayon ay pupunta na tayo, Sir Caloy, no, sa ating episode ngayong hapong ito. So bago tayo mag-proceed dun sa episode na yan, kailangan muna nating balikan kung ano nga ba yung mga ating mga natutunan from yesterday's episode. Yes, tama po. So let's do the recap of the things that we have learned and that has transpired yesterday. Ayun.
So, yesterday po, natutunan natin na merong apat na phases, RPMS. Tapos, meron tayong sinasabing phase 1 na siya ang tinatawag natin na performance planning and commitment. Nakita po natin itong flow natin kahapon. Nakita natin na nagpa-progress from phase 1 to phase 2, phase 3, and phase 4 po. Na-discuss natin ang lahat ng tools na kalakip sa phase 1 yesterday and also the adjusted timeline. So, sa phase 1, naklaro po natin na magsisimula ito first week ng January hanggang ano po school year ano po first week ng January para po maintindihan at ma-discuss natin sa ating mga kasamahang guro kung ano yung dapat nilang maintindihan sa ating phase 1 para naman po makapaghanda sila sa lahat ng mga indicators and objectives related to RPMS PPST. Ayun. And after that, nalaman din natin kahapon na mga activities for phase 1 are, yun nga, maintindihan yung indicators, yung mga RPMS priority indicators po. Tapos we need to accomplish the IPCRF and then we need to accomplish the SAT or the self-assessment tool and also to develop our development plans para po ma-improve natin yung mga sarili natin. Kung saan yung kailangan ma-improve, i-improve natin. Kung saan yung pwedeng ma-enhance, i-enhance natin. And part of that, the output is our design IPCRF development plan based doon sa SAT natin and then the sign agreement of the IPCRF. Yesterday po, napakita namin, na-discuss namin, so nasabi ko sa inyo yung self-assessment tool. So this time, I want Sir Angelo Oy to present, we want Sir Angelo Oy to present the SAT. Ano ba yung tinatawag natin na self-assessment tool? Sir Angelo, pakita po natin yung self-assessment tool para sa ating mga kasamahan. Ayan, Sir Caloy, salamat. No, kahapon sa ating first episode ay nabanggit na natin ang tungkol sa self-assessment tool at also doon sa ating electronic self-assessment tool. So ngayon, balikan lang natin, no, kung ano yung mga napag-usapan natin kahapon. And then, gamitin natin itong recap na ito, no, ng ating mga natutunan kahapon para mag-move forward sa ating episode ngayong hapong ito. So ayan. So ang self-assessment tool natin for RPMS ay meron tayong dalawa. So we have the SAT RPMS for teacher 1 to 3. So those are the teachers, no, using the Proficient tool. At also ang ating SAT RPMS for Master Teacher 1 to 4. So our highly proficient teachers. Okay? So yun yung ating ano, no, pen and paper SAT. So pero meron din tayo na electronic self-assessment tool. At yan lang naman ay electronic version, no, ng ating self-assessment tool for RPMS. So makikita dun sa ano, no, we have been posting the link, no, of all our materials since yesterday. At makikita nila ang pen and paper SAT natin in that link and also the ESAT, the electronic self-assessment tool. So again, this is just, no, an electronic version of the pen and paper self-assessment tool for RPMS. And also this tool, the electronic self-assessment tool, supports schools in analyzing school-wide SAT data of teachers to help plan for teachers' professional development. So sabi mo nga kahapon, Sir Caloy, no, in-accomplish natin itong self-assessment tool, ay magkakaroon tayo ng idea on how the teachers assess themselves on the ano, no, on their level of capability and on their level of priority for development vis-a-vis the RPMS objective. So yan ay gagawin natin for the phase 1 at yan ay importante, no, para sa ating school heads, ating mga division personnel para mas malaman pa kung ano pa yung mga kailangan, no, na gawing plano para mag-improve or mag-develop ang ating mga teachers professionally. Ayan. So the parts of the ESAT, no, nabanggit na rin natin ito kahapon, but let us ano, no, run through the parts. So meron tayong introduction dyan sa ESAT. Meron tayong demographic profile. You will be asked, no, on your ano, on your profile. So yung inyong name, yung inyong position, your employee number, and also your area of specialization, and then subject slots, among others. And then we have the objectives. So yung na-present natin kahapon na ano, no, na 12 RPMS PPST objectives, no, including the plus factor, ay naka-include dito sa part number 3. And also we have the core behavioral competencies in the electronic self-assessment tool. So ito ay ginagawa, no, ng teachers or i-accomplish ng mga teachers during phase 1. So siguro after this 3 episode activity ay ano na, no, after na ma-internalize palalo ng ating mga teachers ang ating mga objectives for RPMS PPST, ay time na talaga para ma-accomplish nila itong electronic self-assessment tool. Okay?
And then to give a background, no, to all our teachers, our school heads, and our division personnel, kasi sila ang ano dito, ang frontliners on the accomplishment of the electronic self-assessment tool for school year 2020-2021. So you are seeing here ano, no, a diagram showing the roles and responsibilities of the following key personnel. So meron tayong mga teachers na sila yung mag-o-open at mag-a-answer ng ESAT. Ang ating mga ICT personnel naman ang magko-collect at mag-generate ng summary results, no, ng ESAT data together with the school heads. And then the school heads will facilitate the analysis of summary results, and they will submit the school summary results to the division office. And hanggang division office, no, yung ating results for the ESAT, ayan ay i-generate ng ating Human Resource Development Section of the School Governance and Operations Division, and they will analyze the summary results in their division. So kung sakaling kailangan ng region ang data, they can provide, no, using these roles and responsibilities that we are flashing now on our screen. And just ano, no, a few reminders on taking the electronic self-assessment tool, kasi nga, after nitong 3-episode activity natin, baka pagkatapos nilang ma-internalize pa yung mga objectives, no, na ating mga teachers ay ano na, gusto na nila or talagang kailangan na, no, na i-accomplish ang ating electronic self-assessment tool. So first is, pakitandaan lang po ng ating mga teacher viewers ngayon na ang pagsasagot ng electronic self-assessment tool will require your honesty in assessing yourself in terms of your level of capability and priority for development vis-a-vis the RPMS PPST objectives. So, ayan po ay hindi lang basta tayo magtitik, no? Basahin natin mabuti, internalize natin yung mga objectives, and let us assess ourselves with honesty. And then also, nabanggit ni Sir Caloy kahapon ito, eh, no, yung mga technical requirements natin for the ESAT. So, yan, meron tayong MS Office 2010 or newer yung kailangan gamitin, and again, this shall be used during phase 1. And then each teacher shall have one ESAT collection file. Hindi nakatulad dati, no, Sir Caloy, Sir Lester, I know that you have also experienced this, teacher ads, na tayo ay pumipila pa sa computer lab, no, ng school para magsagot sa isang computer or multiple computers. Maraming teachers ang nagsasagot sa isang unit. So ngayon, meron na tayong Excel file, so macro-enabled Excel file yon, and then the teachers can have their own time, no, on answering the ESAT. Bawat teacher isang electronic self-assessment tool collection file. And then the manual or the guide on the generation and analysis of summary results and the tool to support this shall be provided to the schools and schools division offices very soon. So ngayon po ang individual collection file pa lamang ang nasa link natin, pero very soon ay ilalagay natin ang tool natin at yung step by step, no, na instructional manual for the electronic self-assessment tool. So ayun ang aking mga masasabi, no, para mai-guide din ang ating mga kasamahang mga guro on how to carefully, no, and also to carefully accomplish the electronic self-assessment tool, at magkakaroon tayo ng ano, no, ng accomplished soft copy nito, at magkakaroon din tayo ng opportunity to print the output, pero hindi natin kailangang ipasa yung ating mga printed output sa ating ICT coordinator or sa ating school head. Ang kailangan lang nating ipasa ay yung ating soft copy ng ating file, which is, pag na-explore nyo na later on, no, that is a password-protected file. So, yung ano pa rin natin, ang honesty and also yung privacy, no, ng ating mga assessment results, self-assessment results. Ayan, Sir Caloy, yan ang aking mga masasabi para sa ESAT. Ayun, so thank you for that, Sir Angelo, no? So tama po yung sinabi ni Sir Angelo that we need to accomplish that self-assessment tool honestly, kasi nga po yun din po yung trigger or yun din po yung message natin doon sa school head natin, doon sa HRTD natin, na ito yung training na gusto ko, ito yung training na kailangan ko para ako ay maging better na teacher, a better version of myself. So ayun. So also din, Sir Angelo, yesterday we talk about the things that we need to do, the timeline, yung after ano ba phase 1, ano yung mangyayari. So sa March, ano yung mangyayari din. So na-tackle din natin yan yesterday. And also after the phase 1, we are suggesting that all our teachers will start accomplishing their portfolio, the documents, and put it in their portfolio para po masundan nila, para po hindi sila mahirapan
doon sa kanila at the end of the school year, hindi sila mahirapan sa pag-accomplish ng ating portfolio doon sa teacher. Also, with the discussion yesterday, we discussed that there are COTs and also this COT rubric kung saan doon natin makikita kung paano natin i-rate si teacher based doon sa kanyang performance sa COT. Ayun. Yes. Ngayon, sir ano, Lester, at saka Teacher Ads, based doon sa discussion that we had yesterday, baka meron kayong na-collect na mga tanong. Baka meron tayong naisip na pwede nating itanong at i-clarify ngayon. So yun po. And also, we would like to invite all our viewers, all our ano po, teacher friends sa buong Pilipinas. If ever na meron tayong tanong, meron tayong clarification, gustong ipa-clarify sa ating mga audience, sa ating mga guests, at saka from people from BHROD, you can comment it down below po para atin pong mapili, atin pong ma-respond yung mga question, yung mga nasa isip natin na gusto nating ma-clear. So as of the moment, we have 103 viewers po. Sir Lester, Ma'am Teacher Ads, baka meron kayong tanong na na-collect? Ano po? Actually, Sir Caloy and Sir Jello, kahapon after ng ating session, merong mga questions. Pero inuna lang muna naming ilista yung mga madadali. Diba, Sir Lester, sa'yo rin marami rin nag-ask ng questions, pero para pa sa observation, hindi pa para kahapon. So ano ba yung mga, meron ba sa'yo, Sir? Yes, actually, nakakuha tayo no, ng iba't ibang questions pertaining to the discussions yesterday, even yung mga discussions ahead, may mga questions na no, from my, mula sa mga kaguro ko sa aming division, no, from SDO Las Piñas, at sa iba't iba pang panig ng Pilipinas. Yes. Marami-rami tayong questions na sasagutin, Sir Caloy, Sir Jello, and Teacher Ads. Ayun, so it's a good thing naman na meron tayong mga question galing from the ano, galing from the field, kasi it gives us a message na talagang tutok na tutok, gustong matuto yung mga teacher natin na kasama sa field. Yes, they're ano, Sir Caloy, no, very eager to learn and very ano excited na rin sila and enthusiastic na masimulan na rin nila no yung ating RPMS for school year 2020-2021. And we appreciate that, our dear teachers, yes, in the Department of Education. Kaya naman, ngayong hapon, meron kaming sorpresa sa inyong dalawa, Sir Caloy and Sir Jello. Ano yan? Surprise? Ano yan? Cake ba yan? Cake ba yan? Well, malalaman natin. Shopping? No? Kanina, nagkaroon kami ng maikling pagpupulong ni Teacher Ad. No? Nag-huddle kami kanina. No? Naisip namin, wait. Kami ba yung guest dito ngayon? Ay, parang gano'n. No? So, by the power. Kuha ng power. No? So, para ngayon, gusto namin baligtarin rin, no? Teacher Ads, tayo naman ang magtatanong sa ating mga hosts. Yes. Tanongin oh, naman natin sila. Kasi, ano, lagi na lang silang tanong ng tanong sa atin. Tama. Okay, so, Sir Caloy at Sir Jello, ito pong mga questions na nanggaling din sa ating mga kapwa-guro sa field ay inipon namin, pero gusto sana naming sagutan nyo ng medyo, ano naman, para exciting naman. Alam niyo po ba yung fast talk? Fast talk, sige. Pang alam ano niyo, ito eh. Kunyari, isipin niyo na lang ako si Boy Abunda. Parang may plan ano pa palit diba? Eh. Sige. Yes, alam namin yun. Yun. So, ganito gagawin natin. Meron akong questions, tapos magsasalita na lang si Sir Jello at si Sir Caloy na mag-answer. Okay po ba yun sa inyo? Yes, yes, yes. Yes. Oh, ready na ba kayo? Kasi ready na yung cue card ko eh. Wow naman! Kung tanungin natin yung audience, if excited na ba sila, sige, pakita natin yung thumbs up natin or heart naman dyan. Excited na kayo. Sige, tingnan natin kung magaling itong sina Sir Jello at si Sir Caloy talagang sumagot. Well, nakita naman natin na magaling sila. Pero, tingnan pa natin sa ating fast talk. Sino ba yung unang sasagot? Ikaw, Sir Caloy. Sige. Kaya na po. Tapos na si Sir Jello. Okay. First question. Ilan ang classroom observations this school year? Tatlo. Ay, dalawa. Ano talaga, Sir Caloy? Talaga, so, yung iniisip ko, yung indicators yung iniisip ko. Yung classroom observation po na meron tayo, na gagawin yan is, are dalawa lang po for the entire school year. Sir Caloy, fast talk to ha. Ayaw nga. Bawal mag-explain. Ulit.
Okay, take two. Okay. Take two. Ilan ang classroom observations this school year? Dalawa. Ilang objectives ang iyo observe per observation period? Teacher adds tatlo. Tatlo. Ilan ang minimum number of observers? Pwedeng isa. Okay. Kailan mangyayari ang first observation? Between January and March 2021. Di ba nagbabakal pa ako, Teacher Ads? Kailan naman ang second? That's after March until the end of the school year naman. Okay. So, pwede pa rin bang isama sa portfolio yung ginawa ko last year ng October to December 2020? Yes, Teacher Ads. At depende yan. Kung ano yung sinabi mo ba, kung anong mga materials ang ilalagay natin sa portfolio. So, depende. Tingnan natin. Ayan. Kung IMs, ayan, pwede yan. Pwede natin. Yes, pwede natin yung ilagay sa portfolio kahit nakuha natin in October to December. Di ba nag-explain din ako, Teacher Ads? Oo nga. Awal mag-explain. O sige, next. Walang tulog o walang kain? Gusto kong matulog, gusto ko rin kumain. Si Sir Kaloy talaga. Walang love life o walang sweldo? Ako na ba yan, Teacher Ads? O, sa kanya pa rin. Sa'yo sa akin, pwede bang walang love life muna? Walang love life. Baka naman dumating bukas, Teacher Ads, after nitong episode na ito. So pareho na akong meron, di ba? Sige, maganda yan. Gusto ko yan. Nagahanap. Okay. So thank you very much po, Sir Jello and Sir Kaloy. Yun naman ay mga initial questions lang. So congratulations. Ayun. Tama naman ang inyong mga. Parang ano, pinawisan ako dun na. Ayun. So, balikan natin yung comment. Baka may comment doon sa baba, sa galing sa mga teacher natin, kung meron ba silang tanong. Tingnan natin. Ayun, titingnan puro good afternoon from their places sila. Ayun. Ayun, Sir Kaloy, no? Pero ano, yung mga tanong na binato sa atin ni Teacher Ads ay talagang ano, nakakamanga, overwhelming din na nakuha yan from our dear teachers from Quezon City, from Las Piñas, and from the rest of the Philippines. And yan talaga ay akmang-akma yung mga tanong na yan sa ating episode ngayong hapong ito. Yes, tama. So inuulit-ulit ko na talaga, based doon sa mga question nila, it simply shows that all our teachers across the Philippines are so engaged and they're so eager to learn about RPMS PPST for school year 2020-2021. Yes, nakaka-excite nga Sir Kaloy eh, kung ano yung ating pag-aaralan. Pero gusto ko sanang hulaan. Alaga, diba kahapon pinag-usapan natin yung phase 1? Tama ba phase 2 ngayon? Phase 2 tayo, no? Yes, ang galing mo magbilang, Teacher Ads. Tamang-tama. Pag-isipan ko muna. Parang kailangan namin ng mga 5 minutes para pag-isipan kung ano ba talaga ang sunod sa phase 1. At tama yan, Teacher Ads. Yan ang ating pinakakaabangan ng mga viewers ngayong hapong ito. Okay. Sige, sige. Phase 2 na tayo. Go, 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 Sir Jelen. Oo nga, no? Siguro, Teacher Ads, kailangan mag-recite din ako kasi napakaganda ng transition mo eh. Napakaganda ng sagot mo. Ako naman, sa pagkakaalala ko, no? Siyempre, I think tayong mga guro, no, and even the other personnel, non-teaching personnel, at tayo sa DepEd, no, syempre alam na natin ang DepEd Order No. 2 Series of 2015. No? And we all know that we are actually dealing with 4 phases when we talk about the RPMS cycle. Kahapon nga, na-discuss na yung phase 1, no, which is the performance planning and commitment. Let me guess, today phase 2. Ay, hindi. Bumenta na yung kanina. Pero there's something else I know. It's called performance monitoring and monitoring and coaching. Nagbakal pa. Yes, tama po kayo. Yes, tama po kayo, Sir Lester. Ito pong phase 2 po ay talagang ang performance monitoring and coaching. Ito po ay nagsisimula right after ng phase 1. Okay, so seryoso na ako. Sir Kaloy, ito yung phase kung saan magsisimula ito after nating magplano sa phase 1. Kasi di ba, performance planning and commitment. Ngayon naman, ano yung next? Nakaplano na tayo't lahat. Ano na ang susunod namin gagawin, sir?
Yes, dito sa phase 2 po, ito po yung gagawin natin. We're going to look into the performance of the teacher and also kung meron tayong nakita, that's when magko-coach tayo. Tutulungan natin si teacher para siya naman ay mag-improve natin sa buong DepEd naman po. Ayan, tama yan, Sir Caloy. No? After nung nag-recap tayo ng phase 1 no, na mag-internalize yung mga objectives, gagawa ng ESAT, syempre magde-development plan no, after the ESAT no, based on the results of that. Ngayon naman ay after nung January, ngayon naman ay year-round, ay ma-experience natin ang phase 2, which is performance monitoring and coaching. At again, sabi mo nga kanina, Sir Caloy, no, it happens year-round, pero in the middle of the year, ay kailangan natin magkaroon ng parang ano no, checkpoint. So parang kailangan natin na mid-year review. I-check natin ano na nga ba ang progreso natin after the first few months of the school year or kung ngayon nga ang ating RPMS cycle ay nagsisimula ng January of 2021. So ayan po ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito, ang phase 2 or performance monitoring and coaching. So again, we have the following activity, no? Sabi ko nga kanina ay year-round magkakaroon tayo ng performance monitoring and coaching and by March of 2021 that will be our mid-year review and assessment. We will check the progress of our dear teachers no, ang ating mga kaguro, mga kasamang guro. Hanggang saan na ba ang ating na-accomplish in terms of the classroom observation, in terms of the means of verification and so on. So yun yung ating mga kailangang activities na gawin after phase 1. Sabi nga ni Teacher Az, syempre, phase 2 ang kasunod ng phase 1 natin. Ayan. So, ayan no, nakikita natin sa illustration ngayon sa screen na naka-flash no, na talagang magkakaroon talaga ng interaction and that relationship between the ratee and the rater for this particular phase of the RPMS cycle. Okay, so that activity no, will require us, our teachers, to accomplish these forms. And to ano no, aside from accomplishing, may mga forms dito na kailangan nating basahin, intindihin no, kung ano yung laman ng mga forms na yan. And that will help us facilitate no better no yung ating phase 2 of the RPMS cycle. So we have the RPMS tools, maya-maya ay makikita natin yan, and then the IPCRF, the self-assessment tool na pinakita natin kanina, and then the development plan for the IPCRF using the performance monitoring and coaching form. So yung ibang mga tools dito ngayon ay na nababasa natin no in the screen ay mamaya no we'll discuss later yung mga tools na yan para mas maintindihan pa ng ating mga kasamang guro kung paano ito i-accomplish at paano ito nakakatulong no sa buong cycle ng RPMS sa teacher's performance assessment. Okay, ang output natin, ayan, sige, Teacher Lester, ano po ang ating masasabi tungkol dito? Oo, so since na pag-uusapan na nga natin yung forms, no, mamaya meron akong itatanong, no, very important na tanong and siguro makakatulong din no, that the teachers, both master teachers and teachers listen to this. Yes, ayan. Maya-maya. Yan. Sa mga viewers natin ngayon ay abangan natin ang tanong ni Teacher Lestar at kung paano ito no makakapekto sa ating buhay bilang mga guro. Yan. So ang output natin sa phase na ito ay ayan, agreements based on the performance monitoring and coaching form, the mid-year review form since again in this phase ay meron tayong checkpoint no, the mid-year review and the updated IPCRF development plan and our portfolio. So yan ay ating mga i-accomplish na mga outputs so that makita natin ang progress no by the mid year and also continuing no until we finish all the phases of the RPMS cycle. Ayan. Ayan, Teacher Lester, bukang dito na ba related na ba dito ang iyong katanungan? Feeling ko no, sir, alam mo lagi akong excited eh, since yesterday talaga naman yung excitement ko sometimes I can't contain. Since sa pag-uusapan na nga natin yung forms no and mga tools na ginagamit, I think mahalaga no na I'm sure ginagawa na rin naman to ng aking mga kapwa master teachers. Kami kasi bilang mga rater at observers no at the same time, along the way may mga nakikita kaming performances no, mga incidents or actions ng ating mga teachers no ng aming mga mentees for example. Pwedeng ginawa sa loob ng classroom, pwedeng in doing other related jobs or activities, no. I think mahalaga na ito ay tinatala din namin, no, isinusulat, nilalagyan ng evaluation, nilalagyan ng recommendation.
For the purpose, of course, of coaching, no, eventually, pwede natin gamitin to as a springboard for mentoring para sa ating mga teachers. No, Sir Angelo? Yes, tama yan, Teacher Lestar. No? Bilang isang master teacher nga ay, alam ko, ginagamit mo na ito in the previous school years. No? Kung ito ang tinatawag nating performance monitoring and coaching form. And we do this again in phase 2. And this provides key inputs and objective basis for rating. Ayan, so dito ay nakalatag lahat ng mga critical incidences na nakikita natin, no, as rater sa ating mga kasamahang rating. So, ayan. Ayan yung ating ano, yung performance monitoring and coaching form na mas malalaman pa natin na kailangan natin siya for RPMS school year 2020-2021. At ito ay magpo-form, no, ng very essential part sa ating RPMS portfolio. So, ito, sir, yung pinipirmahan namin. Kapag halimbawa, nag-observe sa amin si master teacher, tapos after na observation, pinapapirmahan sa amin para proof na nagkaroon ng TA or technical assistance. Yes, tama yan, Teacher Ads. At di ba, nung mga nakaraang taon ay pumirma ka na dyan sa performance monitoring and coaching form ng iyong rater. Baka meron din masasabi, no, si Teacher Lester kung paano niya ito ginagawa sa kanyang school at sa kanyang mga kasamahang mga guro. Yes. Oh, gusto ko lang din pong i-share, no, na in my practice, and I'm sure marami sa ating mga kaguro sa buong Pilipinas, ginagawa rin ito. No? I think one of the rich bases of the PMCF entries is the classroom observation. No, kasi when we observe, ang dami nating nakikitang performance ni teacher, actions ni teacher na talaga namang nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. So I think that's one of the best, no, venues in terms of catching these critical incidences. And kapag may mga remarkable or good performances or actions that are worthy of emulating and that need to be sustained, syempre isasama natin 'yan sa ating PMCF entries. Ganun din naman, no, yung mga performance na kailangan siguro ng improvement, no, those that need improvement, it's also good that we include them in our PMCF, especially the critical incidents description column. I usually fill out the output column with the materials or maybe some tangible pieces of evidence that would provide further information regarding the critical incident. So kung merong mga nakikita naman po natin, no, sa ating sample, kung merong mga bagay, mga reports for example that really provide further insight as regards the incidents, then pwede nating isulat po under the output column. Doon naman po sa impact on the job, no, nilalagay natin kung ano yung naging epekto. Ako usually whether favorable or unfavorable, no, whether maganda o hindi masyadong maganda, I think we also include that in terms of the impact on the job. But more importantly, kapag kailangan niya ng improvement, I see to it na kahit papaano may recommendation tayo, no, ano yung kaya yung pwedeng action plan, yung simple steps that the teachers can do to enhance the performance. Pero I just have this reminder and maybe a practice that I really try and I really practice, no, na kahit needs na kahit points for improvement yan, kahit hindi masyadong favorable, I think it's always good to use the proper words. No, I mean, if we always be kind, it will never go wrong. No, if we are always kind, we will never go wrong. So I mean, kasi minsan talaga merong mga hindi magandang nangyayari, but I believe there's always, no, something, there's always a good way to say it. And ito, last na. Ang personal take ko naman po sa PMCF, maybe it's not a very popular opinion again, feeling ko underrated siya, no, as compared to the RPMS tool sa IPCRF. Kapag sinabing RPMS PPST, hindi agad nababanggit itong PMCF. That's why I'm very glad na sa ating mga MOV for this year ay talaga namang gagamitin ang PMCF, and I believe i-discuss po yan ng ating mga hosts later. Sir Lester, a question lang po. Kasi sa YouTube, kapag PMCF ang pinag-uusapan, hindi ko yan masyadong matouch kasi number one, hindi naman ako master teacher. Usually, ang tinatanong po ng mga kapwa ninyo master teacher ay paano ba yan i-accomplish? Dapat ba isang
ratee or isang mentee ay isang form o pwede nang lahat sila na mentee ko, nandiyan na, nakasulat na lahat at isusulat ko yung mga dates kung kailan ko sila ginawa at i-accomplish ko yung form na yan. Magandang tanong, no? Ang ginagawa natin, teacher ads, ay syempre, meron tayong isang PMCF sa kada ratee, no? Sa kada mentee natin. Kasi hindi naman pare-parehas ng pangangailangan, no? Ang lahat ng guro. I mean, meron tayong pagkakaiba-iba. Yung strength ng isa, maaring point for improvement ng isa. So it's really good na specific, no? The PMCF is specific really to a particular teacher or ready. But kung nakikita nyo, nasusundan natin dito po sa sample, no? It's arranged in chronological order. So nasusundan natin yung naging performance ng ating ready or mentee for the entire school year. Yes, sir. Tsaka ano, maganda rin siya, no? Kasi kung bawat isang mentee yung nakalagay dyan, kung meron man na mga weaknesses na makita si master teacher na nakasulat doon, syempre nakakahiya naman na maipakita yun sa ibang mga kapwa ko na mentee din ni ma'am, no, or ni sir. So, thank you very much po, sir, sa insight ninyo dyan. At napansin ko din, Sir Jello, maganda rin yung sample natin. Kasi minsan pag sinabi kasing critical incidents description, pag sinabing critical, parang negative yung dating. Kaya nakakatuwa na binanggit ni Sir Lester na ano, walang masamang maging mabait ka sa pagsusulat dyan sa PMCF na yan. Maganda na nakikita po dito na positive at negative ang magkasama. Minsan akala negative lang pero parang hindi naman po, ano, Sir Jello? Yes, tama yun, Teacher Ads. At maliwanag nga, no, na-explain ni Teacher Lester kung paano niya ito ginagawa, no, sa kanyang school with his teachers, yung mga kasamahan niyang mga mentees din, no, in his school. At maliwanag po, no, na-explain ni Sir Lester na ito, una, ito ay ano po, no, listahan or talaan ng mga critical incidences. May it be the positive, no, or the not so positive for per teacher ang pagpe-prepare natin ng performance monitoring and coaching form. At hindi lamang ito mga critical incidences in the classroom observation. So pwede din itong mga talaan din ng mga critical incidences outside of the classroom observation and also part of our RPMS for school year 2020-2021. At yan ay isang tool, no, na ginagamit natin dapat nung ano pa, no, nung school year 2018-2019 na nagsimula tayo ng RPMS PPST at yan ay gagamitin natin all throughout. So kaya maganda din ang episode na ito, no, Sir Lester, as you mentioned, na naipakita natin ang PMCF sa ating mga viewers ngayong hapong ito. Ayun, ang ganda ng sharing ng lahat. Ayan. So, medyo nagano tayo, no? Medyo nagano tayo ng kaunti in the performance monitoring and coaching form. And I hope that all our viewers have appreciated yung ating pagdi-discuss niyan. Hindi lamang para sa ating mga teachers na gumagamit ng highly proficient tool, kundi din sa ating mga teachers na gumagamit ng proficient tool kasi yan po ay talaan niya ng mga critical incidences na kayo po ay pipirma din dyan, Teacher Els, no? Tama, katulad na sinabi mo kanina. And moving forward, no, sa ating phase 2 na ating dinidiscuss ngayong hapong ito ay sinasabi natin na ongoing process ang performance coaching at feedback. And that's why year-round natin ginagawa ang phase 2 ng RPMS cycle. And these are provided, no, by the rater and shall be sought by the ratee to improve work performance and behavior. So meaning, no, pwedeng si rater ang lumapit kay ratee at pwede din the other way around. So that magkaroon talaga ng maayos, no, na performance coaching and feedback. Makita ang progreso ng mga guro sa mga panahong ano, no, natapos yung, for example, 2 buwan or 3 buwan. At tignan, no, kung paano pa makakatulong ang mga raters sa pag-move forward in the RPMS cycle. Ayan. And to ano, no, to wrap up yung ating performance cycle timeline, no, for phase 2 ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-provide, no, ng or pag-prepare ng portfolio, pag-organize ng portfolio kasama diyan ang mga classroom observation rating sheets natin na mamaya-maya ay pag-uusapan natin kung kailan ba ito dapat gamitin at kung paano ito ipoprovide, no, or ipe-prepare, i-organize sa isang portfolio.
Okay, so again, let's make sure no na naunawaan ng ating mga viewers na ang phase 2 ay year-round at mayroon tayong checkpoint sa gitna. That is the mid-year review. Ayan. Sir Caloy? Sir Lester? Yeah, no, I think gets na yan ang ating mga teachers, and I'm sure unti-unti nagiging excited na rin tayo, no, to really start, kasi naririnig natin yung magagandang bagay eh, na tungkol dun sa ating performance monitoring and coaching. Ano nga ba yung mga RPMS tools na gagamitin natin for school year 2020-2021? Sir Caloy, ibigay mo na. Ayun, thank you for that question, Sir Lester. No, actually, before I'm going to answer that, nagpapasalamat ako kasi ang ganda ng explanation natin, discussion natin sa PMCF. Kasi totoo nga naman talaga, si PMCF ay siya yung tool or part ng RPMS na di gaanong nadadaanan, di gaanong napapractice sa field. So this time naman, at least meron tayong emphasis na we need to use the PMCF. Kasi nga, gusto nating sundan kung saan yung progress ni teacher, paano natin matutulungan si teacher. Kasi yun naman talaga yung gusto natin sa DepEd. Eh. Tayong lahat ay sabay-sabay na matututo at mag-a-achieve dito sa school year 2020-2021. Now, going back to the question of Sir Lester, kung ano-ano yung mga indicators meron tayo this school year, ayun po, this school year po, na doon pa din tayo, meron tayong dalawang tools, RPMS tools for teachers doon sa performance assessment nila. So we have tools, RPMS tool for teachers 1, 2, and 3, and they are the teachers who will be using proficient tools. And also, for master teachers who will be using a highly proficient tool. So meron po tayong dalawa. Make sure lang po, that in the use of this instrument, we need to take down notes na meron diyang nakalagay na this RPMS tool is specific for the time of COVID-19, specifically for school year 2020-2021. So take note po, meron po tayong ano doon, meron po tayong mga disclaimer na baka ma-confuse tayo sa mga tools. Ito pong tool na ito ay specific for COVID-19, school year 2020-2021. Di ba po, Sir Angelo? Pakita po natin. Ayan po. Ayan po yung notes doon. Ayan. So nakita po talaga natin. And we're going to look into the details of these RPMS tools. Titingnan natin sa loob, ano po ba yung mga objectives ng ating RPMS tool? Ang mga objectives po ay babasahin ko isa-isa. First po, though I have presented this yesterday, so I have to read it. So I'm going to read the first four ng proficient at saka highly proficient. Applied knowledge of content within and across teaching area. Ensure the positive use of ICT to facilitate teaching and learning process. Apply the range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as higher order thinking skills. And establish a learning-centered culture by using teaching strategies that would respond to the linguistic, cultural, socio-economic, and religious backgrounds of our learners. Sa mga highly proficient naman or sa master teachers 1 to 4, ang kanilang mga objectives ay modeled effective participant application of content knowledge within and across curriculum teaching areas, promoted effective strategies in the positive use of ICT to facilitate teaching and learning process. Ang pangatlo naman po, developed and applied effective teaching strategies to promote a critical and creative thinking as well as higher order thinking skills. At ang pang-apat, exhibited the learning-centered culture that promotes success by using effective teaching strategies that respond to linguistic, cultural, socio-economic, and religious background. I want you to notice po na itong dalawa dito sa first four na indicators po, meron po tayong dalawa dyan. Yan pong dalawa ay yan po, remind nyo natin ha, take note lang po, ang applied knowledge of content within and across curriculum area and applied a range of teaching strategy, actually, hindi siya bago. Di ba po? Hindi siya bago, no? Parang familiar siya. Parang nagamit na natin siya last school year. Tama po, nagamit po natin ito last school year. Now, let's proceed to the next set of indicators. So, meron din tayong panglimang indicator po, which is planned and developed of panglimang objective pala, planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, lalo na po ngayon, ano, including geographic isolation, chronic illnesses, yun, pang COVID-19 talaga, displacement due to armed conflict, urban resettlement and disaster, child abuse and child labor practices. Pang-anim, use strategies in providing timely and accurate feedback in construct
accurate and constructive feedback to improve learner performance. And also number 7 po, for the teachers who are using proficient tools, selected, developed, organized, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT, in addressing learning goals. For the highly proficient naman na mga teachers na gumagamit ng highly proficient tools, ang kanilang objectives naman, 5th objective, evaluated their colleagues' teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illnesses, displacement due to armed conflict, urban resettlement and disaster, child abuse, and child labor practices. Pang-anim po na objective, used effective strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to encourage learners to reflect on and improve their own learning. Pang-ipito po, or pang-7, advised and guided colleagues in the selection and organization of development and use of appropriate teaching and learning resources, including ICT, in addressing specific learning goals. So as you can see po, dito, sa set ng objectives natin, meron tayong dalawa dyan na parang, uy, kaya ba natin itong gawin? So this objective is specifically selected for this school year as learners across the world po, sa buong mundo po, have been affected by COVID-19. The way teachers adjust and modify teaching and learning delivery is captured in this year's RPMS. So yun po yung nating gustong ipaabot, na talagang ang gusto ng RPMS ngayon ay talagang ma-measure, talagang ma-gauge si teacher doon sa kanyang mga ginagawa specific for this school year. Now let's proceed to the next set of objectives for those teachers who are using proficient and highly proficient tools. Number 8 objective, set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with the learning competencies. Oh, di ba po? Wala naman sigurong gagawa ng learning objective na hindi aligned sa competencies, ano? Number 9, build relationship with parents, guardians, and wider school community to facilitate involvement in the educative process. Number 10, participated in professional networks to share knowledge and enhance practice. Number 11, developed a personal improvement plan based on the reflection of one's practice and ongoing professional development. Yun po sa proficient na mga tools for the teachers 1, 2, and 3. For those teachers who are using highly proficient tools, meaning teacher master teachers 1 to 4 po, ito naman yung last set ng objectives natin. Modeled to colleagues the setting of achievable and challenging learning outcomes that are aligned with the learning competencies to cultivate the culture of excellence for all learners. Number 9, guided colleagues to strengthen relationship with parents, guardian, and wider school community to maximize their involvement in the educative process. Number 10, contributed actively to professional network within and between schools to improve knowledge and to enhance practice. And number 11, initiated professional reflections and promote learning opportunities with colleagues to improve practice. Ayun, hiningal ako. Ang daming, anong dami palang objective. Diba po? Sir Lester, based on sa presentation natin or teacher ads, baka meron kayong mga nakita or observation. Ano po? Or Sir alam Angelo? Alam mo, Sir Caloy, kung fil-iri lang to, independent ka na. Best reading, diba po? Umpisa pa lang independent ka na agad. Pero Sir Kale, ang ganda nung ano, nung alignment nung mga objectives for the proficient and the highly proficient ngayong school year na ito. Kitang-kita naman, nagbabago lang sa apply yung sa isa, tapos sa kabila modeled. So parang ano lang, parang yung katulad ng binigay ni Sir Lester kahapon. Silang dalawa. Yes, parang binanggit ni Sir Lester kahapon na talagang matututukan din nila yung kanilang mentee this year kasi nga parehas lang ng ginagawa. Mas mataas lang ng level yung sa highly proficient teachers because they are mentors. Tama. So ngayon, dahil independent ka na nga at nabasa mo na lahat ng mga ano mga objectives natin, tatanong ko naman kung ano naman yung mga main MOV at supporting MOV natin for this school year. Kasi excited na rin ang mga teachers malaman yan.
Ayun, so salamat Teacher S. Talagang ano, yung tanong talaga ni Teacher S gives me the idea na talagang sinusunod. Alam na alam ni Teacher S, kabisado niya talaga si IPCRF kasi alam na alam niya yung mga main MOV, mga supporting MOV. Yun po yung i-discuss natin, kasunod na i-discuss natin. Yes po. For this school year naman po, meron tayong dalawang types, two types of means of verification or MOVs. Nandito pa rin yung main MOV, meaning this refers to the non-negotiable MOV needed to demonstrate the attainment of objectives. So yun po yung hindi natin mani-negotiate, hindi natin pwedeng walain kasi nandyan talaga siya dapat. And also, the supporting MOV. The supporting MOV naman refers to the list of MOV ratees can choose from in the list of supporting MOV. So support our main MOV. This is to attain the objective. So we just have to remember that for school year 2020-2021, only objective 11 for both RPMS tools has main MOV and supporting MOV. Ayan. So I want to show to you ngayon, Sir Lester, Teacher Ads, at sa lahat ng kasama nating guro sa buong Pilipinas, yung laid out. Di ba meron tayong 37 indicators po? So ngayon, saan ba sila sa 37 indicators ngayon? So ito po, isa-show ko sa inyo. So meron tayong kinuha from domain 1, yung naka-highlight po, sila po yung mga priority indicators ng ating RPMS PPST. And out of that 11 indicators po, 7 po yung classroom observable indicators. Yan po, ilalight natin ng green. Ayan, thank you Sir Angelo, no? May pag-green na. And also, out from that 7 observable indicators, palayat nga ng red, yan naman yung tatlo na merong classroom observation tool. Oy, ngayon you might be asking, ha? Merong classroom observation? Ano yung mga objective na yun, sir, na merong classroom observation? You might be asking that. Yes, yes, yes. Naisip na po natin yan. Kaya po ipapakita natin sa inyo. Ito po yung mga objectives. Okay, the first objective po is applied knowledge of content within and across curriculum teaching area. So nakita nyo po dyan yung sa unahan na MOV, meron po tayong sinasabing, ayan, the use of COT or classroom observation tool. At tapos meron kayong nakita dyan na mga options. So don't worry, yung options po na yan, i-discuss po natin, iisa-isahin po natin yung mga options na yan sa ating kung paano ba i-observe si teacher in this time of pandemic, specifically for school year 2020-2021. Ayan. And also, part of this, para hindi naman mahirapan si rater ng pag-re-rate, meron po tayong i-provide na rubric kung paano natin i-re-rate kung 3, 4, 5, 6, or 7 pa din. Ito po ay nasa observation tool natin or classroom observation tool natin. Ang pangalawang objective po na nangangailangan ng COT ay ang objective number 5, which is planned and delivered teaching strategies. Yan po, yung nasa objective number 5 or objective number 5 po. Same din po, kailangan din po siya ng COT. And para hindi mahirapan si rater, meron din tayong ipoprovide na rubric para alam natin kung 3, 4, 5, 6, or 7 yung rating natin sa kanya. At makikita natin yan ulit sa classroom observation tool. Ang pangatlong objective naman na nangangailangan ng COT ay ang objective number 7. Ayan siya. So yun din po, kailangan natin ng COT at meron tayong option dyan. As I've said, i-discuss natin isa-isa ang lahat ng mga options na yan. And also part of that is meron din tayong mga rubric. Meron tayong rubric for that para malaman natin kung 3, 4, 5, 6, or 7 ba yung rating niya based doon sa kanyang pagpapakitang turo. Ayan. So we have to remember as well that in this RPMS po, meron tayong alternative classroom observation. This alternative classroom observation po for RPMS is considered only for school year 2020-2021 due to the absence of or to the limited capacity of face-to-face. Kasi alam naman natin, no, hindi sa buong Pilipinas, talaga sa buong Pilipinas, diverse eh. Iba-iba yung konteksto, iba-iba yung quarantine ano natin, community quarantine natin na level. So kaya po, we in the
tayo po sa Department of Education is advocating na sana walang face-to-face. Kung merong face-to-face, still, we need to follow the IETF protocols. Kasi gusto natin lahat ng mga kasama nating guro sa buong Pilipinas safe at saka kicking sila pagpasok ng ano, pag nasa new normal na tayo para ma-welcome natin ulit yung mga kasamahan natin or yung mga bata estudyante natin sa field. So this time, isushow na po natin, ipapakita na po natin yung tatlong options ng observation. Ayan. So meron tatlong, sinabi ko nga kanina, meron tayong tatlong options ng observation. First one is the online observation. Ano tong online observation, sir? Ano to, sir? This applies to teachers who will adopt online synchronous learning, di ba? Meron tayong synchronous learning no, na online, no? So pag online ka na teacher, nag-online synchronous learning ka, regardless of the number of classes and learners, you are going to have an online observation. Kasi online teacher ka. Sir, ang tanong naman ng guro ngayon, sir, hindi ako online teacher, sir. Pero meron naman akong video, sir, na nire-release para sa aking mga bata for those learners na walang internet. So meron akong asynchronous, sir. So ano, paano ako i-observe? So ito, nandito ka sa option number 2. So if ever that option number 1 is not possible, then you'll go to option number 2. Meaning, this is observation via video lesson. This applies to teachers who will adopt online asynchronous learning in any of their classes and learners. So yun po yung mga options na gagawin natin. Basta, we just have to remember that a video lesson must have been used in lesson delivery as part of the supplementary materials or as one of the learning materials for online asynchronous learning. It is not the same as the TV lesson for TV-based instruction. Hindi po sila magapareho. Itong option 2 lang po natin ay pwede natin gamitin if we are doing a video lesson for asynchronous learning modality. Pangalawa po na dapat nating i-remember, a video lesson must be SLM-based or MELC-aligned. A teacher can use any recording device to record herself or himself while teaching the lesson. Ang pangatlong reminder po is the video lesson can be stored in cloud. O ayun, di ba? Kung teke-teke ka masyado, you can store that in cloud or in any storage device or upload it online in an online class or in the learning management system. So yun po yung mga paalala natin. Sir, sabi mo merong tatlong option. Ba't dalawa lang yung na-present mo? Oy, lo and behold, nandito na tayo sa pangatlong option. Ano naman yung pangatlong option, Sir Caloy? Ito yung observation of a demonstration via learning action cell. Oh, na-amaze kayo, di ba? Kasi ginamit na natin sa learning action cell ngayon. Kasi as we observe, this time marami pong ginangyayaring learning action cell. So dapat lang po nating tandaan that this option is only possible if si option 1 at option 2 ay hindi pwede sa ating learning delivery modality na pinili. Kasi this only applies to teachers who adopt pure modular learning via print or digital format, radio-based instruction, and TV-based instruction. So alalahanin po natin, si option 3 lang po ay possible if ever si options 1 and 2 is not possible in our modality, in our classroom. Ayun. So RPMS, there should be 2 classroom observations. Yes, for the entire school year. Hence, RATIS should submit 2 classroom observation tool rating sheet or inter-observer agreement form as MOV for objectives that require such. Meaning, yung objectives 1, 5, and 7. Kasi sila po yung nagre-require ng COT. And we need to also to remember this time frame. Meaning po, ina-advise po natin na lahat ng kasama nating guro sa field, please remember with this timeline po. For classroom observation number 1, we suggest that we're going to do that between the month of January to March 2021. And for our classroom observation number 2 naman, we're going to do that between the months of April and May 2021. Bakit tayo nagsasuggest ng mga timeline na ito? Kasi ayaw natin na mag-file up yung mga gagawin ni teacher. So if we're going to follow this kind of these timelines, mas lesser po yung gagawin natin bilang guro. At nakaplano po siya para hindi naman tayo mabigatan masyado sa ating panahon, especially this time of COVID po, na talagang nahihirapan tayong lahat.
Ayun. So meron naman, I know, lahat ng viewers natin, meron tayong 116,000 viewers right now. At alam ko, mix ito eh, diverse ito ngayon eh. Meron tayong viewers sa mga supervisor, mga PSDS, mga EPS. Ang tanong ngayon, ano yung role nila in this RPMS PPST? Yes po. The supervisors, example, the PSDS and the EPS may use the COT-RPMS rubric in observing teachers. However, their feedback may be used for in providing technical assistance lang to school heads and master teachers who are observing. However, your rating in that COT or in the rating sheet of COT po shall not form part in the RPMS rating of the teachers and portfolio. Uulitin ko, si supervisor at EPS, pwede silang mag-observe. Pwede nilang gamitin ang COT-RPMS. However, yung observation nila, yung rating nila, is only good for technical assistance doon sa mga school head natin and master teacher. At yung rating nila should not form part with the RPMS rating of teachers and their portfolio. Ang tanong, sir, bakit ganun? Ba't hindi sila pwede? Kasi nga po, based to DepEd Order No. 2, Series 2015, specifically in Annex A, page 18, only the master teacher, head teacher and school heads can rate the teacher. Ayun, so klarong-klaro, no? Hindi po siya gawa-gawa. Meron po tayong basis dyan. So again, si supervisor and EPS, you can observe. You can help teacher. Tapos, yung rating natin is only for technical assistance and shall not form part in the rating of our teacher in the RPMS. Ayun, so parang mahaba-haba na yung nasabi ko. Baka may tanong tayo bago tayo mag-proceed. May tanong po ba tayong nakikita sa ano? Facebook natin na live, baka may comment dyan. So I would like to invite all our teachers, ha, if ever you have question, you have queries, meron kayong gustong malaman or i-clarify, please comment it down below. Babasahin natin yan. Meron tayong team na titingin doon sa comment box and then i-respond natin yung mga tanong ninyo na align sa ating topic for this episode po. And also for our teachers, ang kasama nating guest ngayon, Teacher Ads, Sir Lester at Sir Angelo, baka meron kayong tanong along the way or ngayon, right now po, bago tayo mag-proceed. Kung wala naman po, diretso lang, just give me a signal kung walang tanong. Sir, so far? Clear pa naman, no? Wala pa namang tanong, no? Ayun, actually, so now let's... yes sir, po. Sir Caloy, sorry. Yes po. Isingit ko na lang. Yes, kasi yes. Sabi nitong isang may nag-send ng isa na hindi ko na nakuha yung name, pero okay. Sabi niya hindi po kailangan na lahat ng nakasulat ay ipapasa. May required lang po. Tama po ba ito? Kasi yung iba yata po ay ano pa rin, nagpapasa pa rin sila ng lahat ng nakasulat sa ating mga MOV. Sa MOV. Ang mga MOVs, listed MOVs po. Yes po, ipapakita na natin yan mamaya. Kung tala lahat ba ipapasa o hindi. Nandyan po yan, meron po tayong presentation dyan. Pero based doon po sa practice natin, even sa lahat sa previous years po natin, hindi naman po lahat ipapasa. Meron po tayong specific documents. Don't worry, later before we end this presentation, we will give you a summary kung ilang documents lang ang kailangan per objective. Meron po tayong summary on that. Salamat, yes, Sir Lester. Teacher Az, baka meron pa pong ibang tanong. Okay po. Okay naman. Okay na? Okay. So salamat, sir. Okay, thank you for that, Teacher Az. No? At least, pahinga-hinga rin ulit. Okay, so before I proceed, ayun, may pa-shoutout dito. Sabi, magpapa-shoutout daw. Okay, from, ano ba to? Saan ba ito sila? Pa-shoutout muna para at least naman maka-break naman po ng ano. So shoutout ako doon sa mga kapatid natin from Oroquieta City, Sir Rookie, Sir Ricky, and Sir Rani. And also Ma'am Kisha na classmate ko noon nung college. Ayun, specific pala, self-catering. Ayun, proceed na tayo doon sa next natin na episode. Ayun, sa next part natin. So this time we are going to talk about the objective and also ano yung MOVs niya. If I am a proficient sir or I am a teacher using proficient tool or highly proficient tool, ano naman yung mga MOV na i-attach natin? Okay, so let me show you objective number one. For proficient teacher, meaning ang objective po natin are applied knowledge of content within and across curriculum teaching area. So ano yung objective, ano yung mga ano MOV na isasubmit, MOVs na isasubmit natin? Ang COT lang po, meaning ang classroom observation tool natin. Tapos, yung rating sheet or inter-rater agreement form na pwedeng mag
pumili tayo sa mga option. Option 1, option 2, and option 3. Again po, ang options natin ay depende po sa modality na pinili natin sa classroom. Meaning, if option 1 is not available, then go to option 2. If options 1 and 2 is not possible, then you can pick option 3. So ayun po. For highly proficient naman, which is to model effective application of content knowledge within and across teaching areas, ito naman po yung MOV natin. So yun din po, COT, but with proof of attendance of colleagues during the observation. So it could be from the different options. Option 1, if not possible, then go to option 2. If options 1 and 2 is not possible, then go to option 3. So again po, lagi lang nating tatandaan, if you're a teacher using a highly proficient tool, you need to have a COT with proof of attendance of colleagues. Para naman po, mapakita natin sa kanila yung practice natin being master teacher. At least for them, ma-adapt nila, ganun pala, dapat magturo ang isang guro. Ayan, let's go naman doon sa second objective ng nangangailangan ng COT. Another objective, which is specifically objective number 5. As you can see po, in our presentation this time, pinagsama natin yung objective na nangangailangan ng COT, ha? So the second objective na nangangailangan ng COT is objective number 5. For proficient, it says, planned and delivered teaching strategies that are responsive to the specific educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illnesses, displacement due to armed conflict, urban resettlement and disaster, child abuse, and child labor practices. Ano po yung MOV natin? Ganun din po, COT din po. At para sa teachers following highly proficient tool naman, yun po din yung kailangan natin, COT with proof of attendance of our colleagues. So doon, nandun pa rin tayo sa tatlong option. Ang next objective naman natin nangangailangan ng COT ay ang objective number 7. Itong objective number 7 for proficient teacher po or for teachers using proficient tools, ang sabi po ang objective po ninyo ay selected, developed, organized, and use appropriate teaching and learning resources including ICT to address learning goals. As you can see, itong objective po na ito ay hindi bago. Nagamit na po natin ito last year. Kaya parang kabisadong-kabisado na si teacher dito. What we're just thinking po is paano natin ito i-blend sa new normal. So ayan, for highly proficient, same din po. Advise and guided colleagues in the selection, organization, development, and use of appropriate teaching and learning resources, including ICT, to address specific learning goals. So nakita po natin dito, na same pa din, COT din yung kailangan natin. We have options 1, options 2, ay options 1, 2, and 3. So mamimili lang po tayo kung anong option ang applicable sa atin bilang guro. Kasi alam natin magkakaiba po yung context ng ating division. So ayan. So dito naman magpo-proceed tayo doon sa mga classroom observable indicators na hindi nangangailangan ng COT. Kasi 'di ba po, sabi kanina, meron tayong 7 out of 11 priority indicators. Meron tayong 7 indicators, meaning 7 objectives na classroom observable, pero hindi nangangailangan yung out of that 7 po, 4 po sa kanila ay hindi nangangailangan ng COT. Ano po yung kailangan, sir, kung hindi COT? Ito po. So ang objective is ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching learning process. For teachers using proficient tools, ito po yung MOV natin. Any supplementary materials, maybe in print or digital format, made by RATE to use in the lesson delivery that highlights the positive use of ICT to facilitate the teaching learning process. So ano po ba yung mga materials na yun? Pwedeng activity sheet, which is meron tayo. Lesson, one lesson from self-learning module, isang lesson. Tapos isa pa, it could be an option, our lesson plan. So baka may confusion siya, sir, hindi kami gumagamit ng lesson plan. We are using the weekly lesson plan. Don't worry po how you call it, kung ano man yung counterpart ng lesson. May it be DLP, DLL, WHLP, WLP, WLL, or any exemplar that is related to lesson planning. Pwede po nating i-attach yan. Another one is video lesson, audio lesson, and any other learning materials na hindi namin nabanggit dito, you just need to add annotation na mag-e-explain or magsasabi doon sa rater natin
na ginamit ko ito and it shows positive use of ICT. So yun po, kailangan lang po natin ng annotation. For highly proficient naman, for teachers using highly proficient tools, ang ating MOV po ay any of the supplementary materials, maybe digital or print format, made by the RATI to use and used in the lesson delivery that highlights effective strategies in the positive use of ICT to facilitate teaching and learning process and performance monitoring and coaching form to show proof of coaching and mentoring of colleagues. So nakita niyo po, no? Parang may emphasis na dito si PMCF. Kasi nga, yun yung target natin, that all master teachers will help other teachers in school para sama-sama tayong uunlad at magtatagumpay in specifically for school year 2020-2021. So ang tanong, sir, ano po ba yung mga supplementary materials na yan? Ito po siya. First, activity sheet. Pwede namang one lesson from self-learning module. Another, it could be a lesson plan, yung sabi ko kanina. Or a video lesson or audio lesson or any other learning materials that you just have to connect, you just have to provide annotation to show na talagang itong material na ito ay ginamit ko to showcase my positive use of ICT. Another objective na, na classroom observable na hindi nangangailangan ng COT ay ang objective number 3. Itong objective number 3 naman, ang sabi dito, it is applied, it's applied range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Ito naman po yung objective natin dito, number 3. For teachers using proficient tools, ano po ba yung mga supplementary? Ano po ba yung isasubmit natin na MOV? Same pa din po. Any supplementary materials, maybe in print or digital format, made by RATI, gawa ng RATI po, and used in the lesson delivery that highlights teaching strategies to develop critical, creative thinking, and other higher order thinking skills. Ano po ba yung mga supplementary materials? Pwedeng activity sheet, pwedeng one lesson from the self-learning module, pwedeng lesson plan, pwede ring video lesson, pwedeng audio lesson, and any other learning materials. You just need to have annotation para po ma-explain. Ha? Yun po yung purpose talaga na po natin. No? And for teachers using highly proficient tool, ang objective po natin ay to develop and apply effective teaching strategies to promote critical and creative thinking as well as higher order thinking skills. Ano po ba yung MOV natin, Sir Caloy? Ito po yung MOV natin. Any supplementary materials in print or digital format made by RATIs and used in the lesson delivery that highlights effective use of strategies to promote critical thinking, creative thinking, and as well as higher order thinking skills and PMCF to show proof na talagang kino-coach at mini-mentor natin yung kasama natin. The same po, activity sheet, one lesson from a self-learning module, a lesson plan, and a video lesson, an audio lesson, and any other resources na talagang alam naman natin na ginamit natin to showcase objective number 3. And next objective, objective number 4 na classroom observable na hindi nangangailangan ng COT ay ito po. Establish a learning-centered culture by using teaching strategies that respond to their linguistics, cultural, socio-economic, and religious backgrounds. So sir, ano po yung MOV natin for teachers using proficient tools? Same po nung sa taas, pero you just have to ensure na itong mga activity sheets, itong lesson plan, itong one lesson from a self-learning module, video lesson, audio lesson, and any other learning materials ay talaga nagpapakita na na-show natin, na-showcase natin si objective number 4. And then for highly proficient naman, exhibited a learning-centered culture that promotes success by using effective teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, socio-economic, and religious background. So same pa din, supplementary materials and PMCF as proof na talagang na-mentor at na-coach natin si teacher basing doon sa mga supplementary materials such as activity sheet, one lesson, one SLM lesson, lesson plan, video lesson, audio lesson, and any other learning materials, just provide an annotation. And another objective, another classroom observable objective na hindi nangangailangan ng COT ay ang objective number 6. Ang objective number 6 po ay use strategies for providing timely,
accurate and constructive feedback to improve learner performance. So magpo-provide tayo ng feedback. So ano po yung evidence if I am a teacher using a proficient tool? Ito po yung evidence natin. First is evidence that highlight providing accurate and constructive feedback to improve learner performance and that shows timeliness of feedback given to any of the following. Take two. Babasahin ko ulit. Baka maging non-reader ako. Evidence that highlights providing accurate and constructive feedback to promote learning performance and to show timeliness of feedback given to any of the following. So, meron po tayong nagpapakita po ng feedback po si teacher based doon sa mga nagawa ni estudyante. Example po doon na bibigyan natin ng feedback could be activity sheet, performance tasks, quizzes or tests, and self-learning module. So ito po siya, we need to show na may nag-feedback po tayo. Bakit po tayo dapat kailangan mag-feedback doon? Kasi para magbigay tayo ng signal, para mabigyan natin ng signal si estudyante or at least si parent naman or si guardian na ito yung performance ni bata. Ito yung nangyayari based doon sa mga nasubmit niya sa amin ng output. So we really need to inform them as to the status of their performance. And if you're a teacher, using highly proficient tool naman, your objective is use effective strategies for promoting timely, accurate, and constructive feedback to encourage learners to reflect on and improve their own learning. So ano po yung evidence namin, sir, dito? Ano po yung isasubmit namin na MOV if I am a master teacher? So ito po, evidence that highlights providing accurate and constructive feedback to encourage learners to reflect on and improve their practice that shows timelines of feedback, timeliness of feedback given to any of the following. So it could be activity sheet, performance task, portfolio, quiz and tests, self-learning module, and PMCF or the Performance Monitoring and Coaching Form to show a proof na kinoach natin at minentor natin yung kasama nating guro. So paano natin ginagawa yung pag-feedback? At least makita naman, merong exemplar or merong example si teachers 1, 2, and 3 kung paano ba ginagawa ni Master Teacher yung pag-feedback sa kanyang mga bata. Kaya kailangan po na magkaroon ng PMCF as one of the attachment. Ayun, dito naman, sa objective number 8 na classroom observable pa rin na pero hindi nangangailangan ng COT. So ano po yung objective number 8? Set achievable and appropriate learning outcomes that is aligned with the learning competencies. So ano po yung MOV natin dito, Sir Caloy? So ito po yung MOV natin. One lesson plan, maybe a DLP, a DLL, a WLP, a WHLP, WLL, lesson exemplars and likes, or one lesson from self-learning module by the ratio with achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with the learning competencies as shown in any of the following. So pwedeng mamili dito. It could be through lecture and discussion, activity or activity sheet, performance tasks, rubric of assessment, assessing performance using criteria that appropriately describe the targeted output. If I am a teacher naman using highly proficient tool, the objectives or the MOVs that I'll be submitting po ay mamimili po tayo dito. One lesson plan or one lesson from self-learning module prepared by the ratee with achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with the learning competencies as shown in any of the following. Lecture or discussion, activity sheet or activity, performance tasks, rubric for assessing performance using the criteria that appropriately describe the target output, and demonstrated in a LAC session as attested by the LAC coordinator or approving authority with proof of attendance of colleagues. So meron po tayong ganun for teachers using highly proficient tool. Another objective naman, ito namang objective na ito ay non-classroom observable. The same po nung objective number 8, yan po ay non-classroom observable na mga objective. So objective number 9 naman ay also isang non-classroom observable objective. Meaning, ang ito pong objective number 9 po ay ang built relationship with parents, guardian, and the wider school community to facilitate involvement in the educative process.
So ano po yung isasubmit natin? Ito mahaba-haba po, no? But we'll try to read it. We'll try to scan it kung ano ba yung nakasulat dito. Kasi parang mahaba eh. For teachers using proficient tools, ang ano po natin, ang pwedeng isubmit natin na MOVI, proof of participation in any activity for improved access to education such as but not limited to the following activities. First, distribution of learning materials to learners and parents. Diba? Parang hindi siya bago, no? Ginagawa talaga natin ito. Example dyan, receipt forms, monitoring form during the distribution of learning materials, and etc. Second option for number one is the Brigada Eskwela or participation to Brigada Eskwela. Example po doon ay yung mga commitment form to stakeholders, develop advocacy materials, certificate of participation that involve parents or stakeholders in engaging or signed by the school engagement, signed by the school principal. Yan naman po ay isang option. Another po, another option in under number one po is home visitation. Again po, we're not saying that you go home visit, na dapat mag-home visit ka talaga. Kasi depende po yun sa community quarantine status natin. Kasi baka hindi po pwede mag-face-to-face, di ba po? Pero alam naman natin, mga guro sa Pilipinas, meron tayong mga strategy dyan. So if ever na possible say home visitation, if ever po na ginawa natin ito, pwede din natin siyang i-post doon sa under number one po as proof na meron tayong participation doon. Home visitation form and etc. And other things that we do that we involve parents and stakeholders po. Number two po, na second option din po, or second dito sa list of MOV for teacher using proficient tools ay yung parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting, maybe one-on-one parent teacher learning learner conference log or attendance sheet with minutes of online or face-to-face meeting, proof of involvement in the learning in learners or parents orientation. So sinabi niyo dito sir na merong face-to-face meeting. So meaning po ba sir, sinasabi niyo mag face-to-face meeting, nilagay po namin ito kasi baka lang po by assumption, baka magka-okay na yung setting natin after March or after June, baka maging okay na at magkaroon ng face-to-face. So pag meron pong ganun, at least we can use that as evidence dito po sa objective na ito. So at least po, di ba, parang ways forward thinking po tayo na if it is possible, then do it. At least pwede natin siya magamit as MOV para sa objective number 9. The third po is any form of communication to parents or stakeholders. Example, notice of meeting, screenshot of chats and chat or text messages, or communication with parents, guardians, and other po, another through digital or print, just digital or print copy of learner's enrollment survey form signed by the ICT coordinator and focal person or the school head. So alam po natin na yung communication po natin ngayon, meron po nag-GC, meron tayong group chat, meron po through text. So yun po, pwede nating screenshot yun at pwede nating gawing evidence for objective number 9. As long as there is an engagement that we promote involvement of parents, stakeholders, and at wider school community to participate in the educative process of our learners. For teachers using highly proficient naman po, yung guided colleagues to strengthen the relationship with parents, guardian, and wider school community to maximize the involvement in the educative process. So if I am a teacher using highly proficient tool, ito po yung list of MOVs na pwede nating pagpilian. First, school letter approved by the school or department or grade level head. Example po nito ay communication with the barangay to use the government vehicle to transport module. So if ever na meron kayong ganyan po na ginagawa as Mr. Teacher, pwede mo nang magamit yan as MOV. Pwede naman po si approved action plan or project proposal, activity proposal which involve stakeholders. Pangatlo naman po sa menu or sa option natin dito sa highly proficient naman po as MOV is the accomplishment or narrative report approved activity. Yun po ay pwede nating i-attach dito sa objective number 9. Ito po ang mga MOVs na nagpapakita na merong involvement si stakeholders or si parents or si guardian doon sa pag-facilitate ng educative process natin this time of pandemic. Ayan.
nandun naman, punta naman tayo sa objective number 10. Itong objective number 10 naman po, ako'y medyo hiningal na. Itong objective number 10 naman po ay isang non-classroom observable indicator. Ito po, for proficient po, participated in professional networks to share knowledge and to enhance practice. So yun naman po talaga yung target natin. We participate in trainings, we participate in webinars, of course, to improve our practice and also to share our knowledge to others. So ano po yung MOV for teachers using proficient tool? Certificate of completion in courses or trainings. O diba? Dapat completed natin yun. Certificate of participation in webinars, retooling, upskilling, and other training seminars write-up with proof of implementation. Eh, talagang i-implement natin yung nalaman natin or yung nakuha natin na, from the training. Next po is certificate of recognition as speaker in the webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar workshop. Another is any proof of participation to benchmarking activity if this is possible, and any proof of participation in school learning action sessions online or face-to-face, meaning isi-certify lang po ng LAC coordinator po natin. So yun po, no? So basically parang lahat ng teacher hindi mahirapan sa indicator na ito kasi sa LDM pa lang we're doing already this, di ba? At meron na tayong mga completion if ever. And also, any other activities that we do, just write an annotation para po makita natin kung paano natin in-exhibit si objective number 10. For those teachers who are using highly proficient tools naman, ang objective nila contributed actively to professional networks within and between schools to improve knowledge and to enhance practice. As highly proficient or teachers using highly proficient po, ito po yung pwedeng pagpilian natin na MOV. Approve activity or project proposal for the webinar, retooling, upskilling, and other training seminar write-ups with accomplishment report, of course. Next is approve activity or project proposal for benchmarking or innovation with accomplishment report. Number 3, certificate as contributor to LRMDS. So basically, no, as master teacher, we really need to engage in the production of instructional materials. And if you do that, if you're doing that already, then you can use that here. So you just need to have a certificate as contributor. Another one is certificate of completion in a course or training. Next is certificate of recognition, speakership in a webinar, retooling, upskilling, and other training seminars and workshop. Next is any proof of participation in school learning action session, maybe online or face-to-face, basta make sure it is being certified by the LAC coordinator. And any other activities na ginawa po natin na nagpapakita na talagang na-perform natin, na-exhibit natin si objective number 10. Just write an annotation po. Now let's go to the last objective. Last objective po sa priority indicators other than the plus factor. Ito namang objective number 11 ay non-classroom observable objective pa din. Ayun. So ano po yung sinabi dito? If I am a teacher using proficient tool, ano po yung objective ko, sir? Ito po yung objective natin. Develop a personal improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So ayun, sir, paano ko mapapakita, yes sir? Anong MOV? So ito po yung MOV for teacher using highly proficient tool. Ang main MOV po natin ay ang individual performance commitment form development plan, meaning ang DP, ang IDP po natin. Yun po yung main MOV, dapat meron po siya diyan. Sir, kasi main MOV yan, meron yung supporting MOV. Yes, meron yung supporting MOV. Ang supporting MOV ng ating IPCRF DP ay ang any documents that would show that is aligned with our development plan, such as reflection of one's practice using LAC sessions with proof of attendance. Ayun, may reflection tayo. Simple reflection na natutunan mo or may nabago ka or may natutunan ka, na-learn ka out from that session, tapos binago mo yung practice mo. You can write that. In R, di ba, meron tayong LAC notebook. Another thing is reflection or personal notes on the coaching and mentoring and or mid-year review. Diba? We do the mid-year review. So ano yung natutunan mo? Ano yung reflection mo that help you develop your development plan or yung mga weaknesses natin or yung strength natin that made us improve
our priority development po doon sa DP natin. So pwede nating isulat 'yon through reflection or personal notes. Next po is personal notes journal on the division or school-led inset with proof of attendance. Another is certificate of enrollment or registration form or class card in graduate or postgraduate school or online courses. So kung nag-aral ka at tapos nakitang may improvement naman, align naman yung pinag-aralan natin doon sa ating development needs, then you can use that as one of the MOVs. Next po is any learning materials highlighting improvement done based on the accomplished reflection section. Diba? Sa ating lesson plan po, meron tayong reflection doon. So based doon sa reflection natin, i-highlight lang po na merong nabago doon sa ating DP, merong nabago sa ating practice being a teacher that is aligned with our development plan. So pwede po natin gamitin yan as MOV. And any other materials that would show na talagang si objective number 11 ay nagawa natin. If you're a teacher naman using highly proficient tool, ang objective po natin ay initiated professional reflection and promote learning opportunities with colleagues to improve practice. Ang ganda po talaga ng objective. Ang objective 11 po talaga ay na-amaze ako kasi parang it advocates sa talagang sa school talaga magtutulungan tayo. So if I am a teacher, if I am a master teacher following highly proficient tool, ano po yung MOVs natin? So ito po yung main MOV natin. Synthesis of the individual performance and commitment form development plan or meaning our IPCRF DP of colleagues. Meaning, synthesize po natin. And this shall be supported by any of these evidences or documents po. Any documents aligned with the IDP or the IPCRF DP. Synthesis such as certificate of recognition as resource speaker during training or training committee chairperson, training matrix of LAC session highlighting teacher's role, minutes of LAC session highlighting teacher's role. Another po is sample personal notes or reflection of colleagues on regional, division, school-led inset and or other training supervised and conducted by teacher. Next is summary of evaluation quality assurance report of the conducted regional, division, school-led inset and or other trainings and any other documents na nagpapakita na talagang na-exhibit natin si objective number 11. Just show or just write an annotation. And last but not the least, yung plus factor. Sir, may plus factor? Yes, may plus factor pa rin. Kasi we want to put credit doon sa ginagawa ni teacher outside her duty. Yung mga ginagawa ni teacher that is parang ano na, way beyond na sa expected, sa expectation natin being teacher. So, in the Department of Education po, we are promoting teachers who do extra miles, di ba? Kaya meron tayong plus factor. So the same lang, si proficient and highly proficient, the same lang yung plus factor nila. Perform various related activities or work that contribute to the teaching learning process. So ano po yung pwedeng MOV natin dito, sir? Ang pwedeng gawin nating MOV dito ay ang committee involvement, pwede namang advisorship of co-curricular activities, pwede ding involvement as module or learning material writer, pwede ring involvement as module or learning material evaluator or validator, participation in the RO or SDO or school-initiated TV or radio-based instruction. Next ay book or journal of authorship or being a contributor of that book. Next is coordinatorship or chairpersonship. Next is coaching and mentoring to learners in competition. Sabi yung, ha, may competition pa ba ngayon? Yes po, meron po pong tayong mga online na competition. If ever po na meron kayong online competition and you happen to be the coach, pwede po nating ilagay yan dito. Sir, should I be a winner or not? Hindi po. As long as nag-coach ka, then it can be given to you po. Basta meron lang po tayong certificate. But of course, we encourage you na talagang manalo tayo sa mga competition. Naman po, para makapag-prepare, ma-prepare naman natin yung mga bata natin before the competition. Next, mentorship to pre-service teachers. Kung ikaw ay magbe-mentor doon sa mga pre-service teachers, pwede din po yun. Sir, meron bang internship ngayon? Depende po sa division nyo or depende naman sa mga higher institution. Higher education institutions natin sa ating mga kanya-kanyang mga lugar. So if ever na merong ganito, then we can credit that under plus factor. Next po, participation in demonstration teaching.
participation as research presenter to a forum or conference and any other things that shows ano po na you have done extra mile. So pwede natin gamitin yan sa plus factor. Just prepare an annotation. If ever naman po you are a highly proficient or a teacher or a master teacher using highly proficient tool, ito naman po yung pwede nating pagpili ang mga MOV. Proof that a teacher has served as OIC in the absence of the principal. So kung naging OIC ka, pwede mong i-credit yan. Next, represented the principal in the meeting or conference. Ayun. Next is observe teacher's performance for observe teaching performance of teachers 1, 2, and 3. Assisted the school selection committee in the evaluation of credentials when hiring or promoting teachers. Serve in the committee. Served as advisor to co-curricular activities. Serve as coordinator or chairperson. Authored or contributed to a book or journal. Meron po, participated in RO, SDO, or school-initiated TV or radio-based instruction. Serve as module or learning material writer. Serve as module or learning material validator. Coach or mentored learners in competition. Mentored pre-service or in-service teachers. And also, meron po tayong mga iba dyan. Kung hindi man natin na-mention and you still have that MOV, just write an annotation that would show na talagang napakita natin si plus factor objective number 12. So, ayun. So, yun po yung mga indicators na susundan natin for this school year 2020-2021 and also their corresponding MOVs. So, this time, hiningal ako at marami parang matagal-tagal din yung pagsasalita ko, no? Teacher Lester, Teacher Ads. Whew! Hiningal ako. Okay ka pa, comment sir? Or may tanong. Pwede mo water muna. Tubig, water line. Break. Inom lang ako ng tubig ha, mga kasama. Yes. Oo, mahalaga yan. Diba? Grabe, ang galing niyo, Sir Caloy. Ang dami-dami ng Sir Caloy nalilinawan dahil sa sinasabi mo. Ayun, so salamat naman po Teacher Ads. Baka may tanong po kayo, nasagap kayong tanong while I'm doing the presentation kasi di ako nakatingin doon sa ano sa live stream natin. Meron pong ano nasagap. Actually, pero bago ko po ano, pwede ba mag-shout out? Nasa may yes. Shout out lang sa ano, faculty, buong faculty ng Santiago City National High School, Santiago City Region 2. Nanonood sila buong school. Nandun wow naman. Wow naman. We're so happy no na meron tayong ganung mga ano, meron tayong ganung pagwo-watch ng ating live po yes. Na tayong lahat ay sama-sama. Basta just remember social distancing at promote yes. Let's maganda observe naman, the IATF protocol. Naka ano sila, yung mga upuan nila nakaayos ng maganda. Wow naman. Okay ka na Sir Caloy, nakainom ka na. Ay, parang nakahinga na rin ako. Okay. Nagtatanong lang si Ma'am Cecil Galera Adefuin. Sabi niya, isasama pa ba yung mga trainings dati before October to December? Kasi nga naman, dami naming training nun, di ba? Baka pwede naman. Okay. So meaning, yung ano natin, yung before the school year, meaning yes. Before October. Okay. Yes. So ito po, di ba po meron tayong sinasabing adjusted na timeline ng RPMS? Diba? We start in October yung school year natin is October up to the last day. July ba, if I'm not mistaken? July ba yung last day of school year? Tapos we start in October. Ang question po dito, sir, magagamit ko ba yung MOV ko or yung certificate ko o participation doon sa ano before October? So mga kapatid, yung trainings natin before October, we can use that. Hindi. As long as we use it in improving our practice being a teacher. So hindi lang po siya basta-basta kasi nakapag-certificate ako, okay na to. So we just have to show na na-improve yung practice mo being a teacher based doon sa training na salihan mo. Just make sure na itong mga certificates na ito ay hindi certificate during March or earlier ng 2020 or baka 1990s pa yan. Basta okay lang yung mga April or May, pwede natin gamitin yan as long as it is April or May 2020 and forward. Ayan, pwede po. Thank you, Sir Caloy. Ayan, Sir salamat, Lester. Teacher Ads. Baka may tanong pa, Sir Lester. Yes, siguro, Sir, dagdag ko lang doon, no? Aside from the date, let's also make sure na syempre, hindi pa nagamit ni teacher yon doon sa previous niyang RPMS portfolio.
or IPCRF. Opo. Kasi di ba yung iba nag-accomplish din during that time. Sige po. Yes. Sir, I have one question here. This is from Sir Enrile Abrigo Jr. from Palawan National High School. Ang concern niya naman ay doon sa ating alternative no classroom observations, particularly for the third option, which is via a lax session. So sabi niya, kung ayun ba yung gagamitin ni teacher, will the strategies that will be used are the ones that are suitable for face-to-face classes, or kailangan yung mga strategy niya ay akma na sa online distance learning? Ayun. So with that naman do, Sir Angelo can add in this later. Do naman po sa pag if we're going to choose option number 3 naman po, we don't actually prescribe kung ano dapat yung gagawin nyo. Kasi as teacher po, alam na alam po natin talaga yung konteksto at saka yung environment natin doon sa school, sa ating school. So ang target lang po talaga natin ay mapakita na talagang na-exhibit natin yung mastery of the lesson, napakita natin yung objective or yung mga indicators specific for the COT. Yun naman po, as to how you do it, so be creative. As how you do it, depende po yun being a teacher. Makikita din naman natin yun. Pero wala tayong piniprescribe. Sir Angelo, if meron kayong additional po. Yes, Sir Caloy, tama yun. No? Saka yung, baka may tanong, baka yung additional or ano dito na follow-up question dito ay pwede ba na virtual lock or face-to-face lock? So sinasabi natin no sa ating ano policy no sa RPMS 2020-2021 na pwede po natin i-explore no either the virtual or the face to face as long as we are very familiar no with the IATF rules and regulations and also our internal policies no in the division level kasi baka meron tayong mga issuances no na about holding a lax session. At gusto ko dito ipasok din no, meron nakita din akong tanong dun sa no sa ating comment box ng ating live stream sa DepEd Philippines. Tinanong din po no kung how many people in a lock for option number 3 and will the teacher act as student. So parang gusto ko din na nasagutin ito in connection to to Sir Lester's question kanina. 'Di ba meron po tayong policy no on the lock implementation. So that's DepEd order 35 no. Na sinasabi dito na a lock can be composed no of maximum of 15 members. And yes. Yun nga, sa option number 3 natin ay talagang magpo-put up tayo ng lock session intended for the demonstration teaching for classroom observation, option number 3. Yes, tama po Sir Angelo. Baka may tanong pa po iba. Sir Calo, in relation to total na pag-uusapan na natin yung classroom observation, ito ito ay katanungan ko actually, but perhaps the other teachers are also asking this. Kung may online class, no, kung yung isang school, for example, technically they offer online classes, but on the side, sila din ay naglalabas or gumagawa ng mga video lessons. Pwede bang mamili si teacher kung alin ang ipapa-observe niya for classroom observation, kung video lesson or online class, o dapat doon siya sa online class magpa-observe? Ayun. So thank you for that question, Sir Lester. So klarong-klaro naman po doon sa ano natin, sa MOV natin na nakasulat doon na if option 1 is not available or possible, we go to option 2. But for the scenario presented by Sir Lester, na siya po ay isang online teacher na or teacher handling online synchronous learning, we really need to follow option number 1. Kasi yun po yung para matest din naman po. Actually, mga kasamahan naming guro dito sa Department of Education, don't be afraid if you will be observed via online. Kasi yung observation naman po ngayon, I would like to emphasize, yung observation po natin ngayon is made and done to provide technical assistance para po tayo matulungan, para po mag-improve po tayo. So don't take observation as a negative practice, but it is actually a practice where we can improve our teaching practice bilang guro. So if ever po na online synchronous teacher ka, you have to have option number 1 para po talagang makita natin at sa'yo, sa sarili mo din, ma-prove mo na I am doing the right thing in doing the online synchronous teaching. Thank you, sir. And I guess because that's the closest kasi no, sa usual nating ginagawa. No? Mas doon talaga maipapakita ni teacher yung kanyang performance sa classroom. Yes, din sayang din po yung ginawa mo kung hindi rin ma-observe kasi walang tao na magsasabing, oh, you're doing good or you can improve further dahil sa if you're going to do this. So, di ba po, just take it as an opportunity for us to improve. Yun naman talaga yung gusto natin. We want to improve every day. So, take every opportunity. Ayun. Baka may tanong pa po before we proceed to the next episode.
Right. So, siguro ituloy-tuloy ko na dito sa listahan ko, Sir Caloy, Teacher Ed, Sir Jello. Okay lang ba? Tipid-tipid mo pa eh. Hilig ako mag-vista eh. No? Hiya ka pa. Huwag ka na mahiya. Do the supplementary materials, whether printed or digital, to be used for objectives 2, 3, and 4, have to be the ones used during the classroom observation? O pwedeng hindi naman? Objectives 2, 3, and 4? Yes, ibig sabihin yung mga classroom observable indicators na hindi kailangan ng COT. Oo. So yung mga yung supplementary materials ba na ipapasa ko for those objectives, kailangan ginamit ko rin sa classroom observation o hindi naman? Yes, kailangan po lahat ng mga lahat ng mga ginagawa natin o isasubmit natin ni MOV, dapat po talaga ginamit natin 'yun in the delivery of our lesson. Kasi parang ano naman po, parang mahirap siya, may tumatawag, pasensya po. Mahirap po siya na i-submit natin na hindi naman talaga natin nagamit. So parang 'di ba, hindi siya nakaka-connect. Sir Angelo, if you have a further idea po. Yeah, Sir Lester, ano not ang sagot ko dun sa iyong tanong, no, not necessarily. So meaning, so pwede siyang gamit yung mga ipoprovide na MOVs, no, na supplementary materials for objectives 2, 3, and 4 may or may not be used dun sa classroom observable objectives natin, which are 1, 5, and 7. Thank you. Thank you, Sir Caloy and Sir Jello. I think malinaw naman yun, no, sa ating mga teachers. Ako po ay isang master teacher, no. Ako ay naatasan ding maging module writer. So yung sinulat ko na module ay gusto ko sanang gamitin as supplementary materials. Gagamitin ko siyang MOV sa objectives 2, 3, and 4. Pwede ko pa ba siyang gamitin for plus factor? Ayun, so naghihintay ako na si Sir Angelo yung sumagot. So if ever po na nagamit na natin yun siya sa objectives 2, 3, and 4 doon sa mga classroom observable po na indicators, definitely sa classroom observable ito, no? Klaruhin ko lang, it's objective 1, 5, and 7 na may COT. Nakamute ka, Sir Lester. Sorry, yung 2, 3, and 4, sir, na mga classroom observable, pero hindi nangangailangan ng COT, supplementary materials lamang. Oo. Pwede ba siyang gamitin as plus factor? Plus factor doon din? Ayun, hindi na po. Kasi na-credit na po natin yun siya doon sa ating mga sa ating indicators na classroom observable na hindi nangangailangan ng COT. So hindi na po natin siya makikredit doon sa plus factor po. Yun. Thank you, sir. Kami po mga master teachers, yung mga gumagamit ng highly proficient, the tool for the highly proficient teachers, ay ini-encourage, no, na mag-set up ng activities that will involve the parents, the guardians in the educative process. Eh siguro masyadong magkaroon ng overlapping or overlap kung lahat kami may kanya-kanyang activities na gagawin. So ay ang nakikita ko po, baka pwedeng mag-collaborate kami in one activity. And if that's the case, yung mga mapoproduce ba namin na action plan and accomplishment reports, can we use them individually as our MOVs sa mga collaborative projects? Yes naman po. Yes po. Pwede po natin gamitin yun. If you're a master teacher po, you're working together in a certain project po, you can use that individually. Kasi naman po, ipinopromote pa din natin sa Department of Education na tayong lahat ay magko-collaborate in achieving certain target or certain project po. So we can use that as long as we are participating and we are contributing in the accomplishment of that project. Thank you, sir. Ayan. Mabilis na lang to. So objective 11, nakita natin, may nakita kasi akong something new eh. Maraaring ginagawa na ng iba pero sa karamihan medyo bago. We have to synthesize our mentees IPC or FDTs. So ang naisip ko dito, wala namang prescribed na format. No? Wala naman tayong inilabas na prescribed na format. So siguro ang naisip ko pong gawin ay gamitin pa rin yung IPC or yung BP format, pero sa pagkakataong ito, it is already comprised of the common strengths, for example, ng aking mga mentees. Tama po ba ang plano kong gawin, sir? Yes naman po. Wala naman po tayong format na nilabas dyan. Ang gusto lang po natin is that you can synthesize it. At the same time, as master teacher po, hindi ka nahihirapan na tumingin ulit dun sa document mo. So dapat hindi po siya prescribed masyado. But instead, you're going to create a synthesis of the IPCRFDP na pagbabalikan mo siya, madali mo siyang maiintindihan mismo po.
last na to, Sir Caloy, no, napunto ko. Kasi marami pa rin mga teachers po naguguluhan, or not really naguguluhan, but nagtataka bakit ang daming nakalistang mga MOV for objective. No, so I think mahalagang ipaalala po natin, no, mga kapwa ko guro, it's also good na pumunta tayo dun sa performance indicators, no, kung natatandaan po natin yung 5-4-3-2-1 sa RPMS tool. Kasi doon po talagang makikita natin kung ilan lang ba yung kailangan, no, na hindi dahil nakalista yan dyan, lahat yan ay gagawin natin. So I think the performance indicators will really give us enough insight and instructions as to what MOVs we are supposed to produce. Siguro naglista lang ng marami para tayo pong mga guro ay mas maraming options, no, na mapagpipilian. Yes, tama po Sir Lester. And speaking of that po, ipapakita po sa atin ni Sir Angelo yung summary ng mga documents. Ilang documents lang po ba yung dapat isubmit? Sir Angelo. Ayan. So bago ako pumunta dyan sa ating slide na naka-flash ngayon sa screen, no, marami pa tayong mga katanungan na nababasa sa comment box. And ang siguro ang may i-assure lang natin sa ating mga kasamahang mga guro ngayon ay lahat po kami, no, ang aming team din sa aming team po na hosts ngayon ay nag-collect po tayo, no, ng mga questions from the comment box. And yung mga hindi pa po namin nasagot na mga katanungan will reassure you na ito po ilalabas natin, no, sa tamang panahon. Na magagamit po, no, magagamit din ng mga teachers yung mga kasagutan sa mga tanong na ito. So either i-post namin ito, no, in the DepEd Philippines page or in the DepEd BHROD page, or ilagay natin, no, yung mga frequently asked questions na ito sa ating Google Drive kung saan nakasave din yung ating mga materials. So and with that, so sabi nga ni Sir Caloy, no, at saka ni Sir Lester na parang may nagtanong nga sa comment box, sabi niya ilan po ang MOVs na need ipasa. And with Sir Lester, no, ang sabi niya kanina ay we should make sure na puntahan natin ang RPMS tools, nandun yung performance indicators. Kailan nga ba tayo magkakaroon ng rating na 5 for, or 4 or 3 or 2 or 1 for quality or for efficiency or for timeliness? So pinapakita natin ngayon na in the 12 objectives, no, for KRA 1 hanggang KRA 5, yung mga yellow colored cells natin, yan yung mga performance indicators na i-rate per objective. So for example, for objectives 1 to 5, quality lamang, no, ang efficiency and timeliness ay hindi natin i-rate for that objectives. And then for objective number 6, we have a rating for quality and for timeliness. So tignan po natin sa RPMS tools, kailan ba tayo makakakuha ng rating na 5 for quality in objective 6 and also for timeliness. Now for objective 7 and 8, meron tayong rating for quality. And then for objectives 9, 10, 11, and 12, we have ratings for quality and efficiency. And you can see, no, on the last column of the slide, no, flash now on your screen, ayan po ang mga bilang ng mga required, either required or expected number of MOVs. So nakikita natin, no, sa objective 1, 5, and 7, dalawang classroom observations lamang na ang ating MOV ay ang COT rating sheet or inter-observer agreement form. Now, for highly proficient teachers, may dagdag tayo, no, na proof of attendance of colleagues. Now, for objectives 2, 3, 4, meron tayong dalawang supplementary materials. And then objective number 6 ay dalawang evidences. Ito yung sa timely, accurate, and constructive feedback. Now, for objective number 8, kailangan natin ng dalawang MOVs. And for objectives 9, 10, 11, and 12, apat na MOVs, so that that expected, no, number of MOVs will merit us an outstanding rating in the efficiency performance indicator. So ang kailangan lang po natin talagang balikan, no, aside from this slide, ay yung RPMS tools. Kay ano, ilan ba? At ano ba? Different kinds of MOV ba? Or parehas na kinds of MOV? So tingnan natin yan sa RPMS tools. And those tools are already available in our link. Ayun. So maraming salamat, Sir Angelo. Ano? Yes, maraming salamat Sir Angelo for presenting the summary of the MOVs. Pero at least naman ngayon, nakikita na natin na hindi naman pala lahalahatin natin lahat ng nalistang MOVs. Meron naman palang accurate number lang. In for us to have, kung okay naman yung quality ng MOV natin, we can be outstanding with that number of MOVs lang. Pasensya na po, malakas po yung ulan dito ngayon sa Iligan City. But before we proceed to the next part po, we would like to shout out doon sa mga gurong nagsama-sama ngayon to watch our live from Balde, Kutsa Elementary School and Masangot Elementary School. Salamat po sa panunood po sa amin sa ating live ngayon. So ngayon po,
we would like to ask all our audience to please comment down below kung ano yung natutunan natin. Ano yung key takeaways natin? Ano yung key learning natin for this afternoon? So while doing that, kasi alam ko naman na nagtatype pa kayo kasi mahaba at marami kayong natutunan ngayon, I would like to ask siguro si Teacher Lester at saka si Teacher Ads, ano naman po yung key takeaways natin ngayon this afternoon po? Siguro ako na yung mauuna kasi wala akong tanong eh. Okay, so pero bago ako mag-key takeaway, shout out daw muna sa mga sa faculty ng Wawa National High ng Tanawan City. Pinapabati po ni Ma'am Girlie. Okay, so ang key takeaway ko po dito, habang nakikinig din ako sa mga sinasabi ni Sir Lester, ni Sir Caloy, at ni Sir Jello, number one, ang observation ay hindi dapat katakutan. Dahil ito, if done right, ay isang magandang mekanismo para umunlad kaming mga guro sa aming profesyon. Di ba po? At number two, ang mga MT na kagaya ni Sir Lester ay handang-handang tumulong sa atin. Malaki yung matutulong nila para sa atin kasi hindi naman sila nandyan para i-judge tayo, kundi para tulungan tayong mag-improve. Tsaka maganda rin na paminsan-minsan may nakakakita ng ginagawa natin na ibang tao kasi kapag tayo lang yung nakatingin, parang iniisip natin tama yung ginagawa natin. Pero kailangan din natin minsan yung opinion ng iba para makita kung tama ba talaga or baka tama na pero kaya pa nating i-improve ng mas maganda. At number three, last one, ang DepEd ay may mga nakahandang bagay para sa mga teachers para matulungan tayo. So katulad ng mga tools na meron tayo para sa pangangailangan ng guro, gaya ng mga napag-usapan natin kanina. Pero we only have to use them for it to become more beneficial for us. So yun po yung aking mga takeaway niyong araw na ito. Salamat po for that, Teacher Ads. Sir Lester naman po. Oo, syempre before my key takeaway, maiksi lang kasi yung sa akin. Pa-shout out naman ako. I'd like to greet all my fellow teachers dyan po sa SDO Las Piñas at sa Las Piñas National High School, particularly my English Department family headed by Mrs. Susan Sharon and Lagrio. May mga nagpapabati din po, Dr. Winifredo Cagape from Davao City Division. Ma'am Shirley Elizabeth Jacobe, principal from Davao City also. Sir Francis Moreto, Ma'am Emmy Vercatimbang. Of course, my supportive SDS, Dr. Joel Tito Recampo, and ASDS, Mr. Juan Seobierna. My principal, Mr. Ignacio Elson Jr. Ako, nakita ko na po yung mga MOV at marami sa atin nakakita na yung kabuuan. Na-realize ko, these are things, no, these are activities that we can actually do naturally. I mean, as teachers, gumagawa tayo ng mga bagay para sa mga learners. As master teachers, kagaya ko, gumagawa rin tayo ng mga activities para matulungan yung mga kapwa natin guro. So in other words, feeling ko, these are things that we do not a daily basis, but naturally. It's just that nandyan si RPMS para i-monitor yung ating performance at the same time to provide us with more avenues to develop our craft and our the things that we have to do in the profession. So yun nga, wag tayong matakot and let's exhaust everything, all the resources that we have. Ayun, so thank you po Sir Lester, no. Eh talagang nakakaantig puso. Antig puso ba yung term? Doon sa mga reflection niyo pong dalawa ni Teacher Ads. Tapos dito naman sa group chat po, meron akong mga nakita pero more on thank you. Thank you naman po. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo kasi buong puso niyo pong tinanggap yung explanation namin. Buong puso niyo pong tinanggap si RPMS kasi we really want you to know that this RPMS PPST specifically for school year 2020-2021 is done by the teacher for the teacher. Talaga po to support you in this time of pandemic kasi alam namin tayong lahat nag-a-adjust, tayong lahat ay worried. So we are providing you this tool po in order for us to gauge the teacher according to what they're doing but non-compromising doon sa performance naman, performance and saka delivery of learning doon sa ating mga learners sa baba. And with that, pa-shoutout ako mabilis lang, Sir Ererio Evisa, Sir Jun Dicho, Sir Omar Hushin, Sir Rona, Ma'am Rona Buok, Ma'am Amila Forteza, Ma'am Arlene Carbonera, Sir Dennis Caballas,
our Chief Henry Abueva, Ma'am Juliet Timbang, of course, Ma'am Violeta Nunez of Caraga, Ma'am Rosa ng Cebu, Ma'am Hididisa ng CDO, Sir Seiki Cortel at lahat ng teachers ng Notre Dame High School, mayong hapon sa inyong tanan, George Borromeo ng SDO Manila, Chief Fillmore Caballero, of course, may kapatid, ASDS Bob Napiere, ASDS Rosemary Masisar, SDS Olga Alonsabi, SDS Marilyn Shaw, team ng Teleradyo numero 1 kasama ko ngayon, Sir, especially Sir Eric Responte and Sir Irvi Semblante at sa lahat ng team at doon sa nag-voice over, Sir at Kuya Paul at si Ma'am Cora na nag-edit ng voice over namin. And of course for allowing me to go live, Ma'am ASDS Shambay Usman and Sir Roy Angelo Gasso, RSDS. Thank you po, and also our HRDD Chief Sir Raymond Antolo and RD Art Bayuko. Of course, dito sa kasama ko ngayon sa studio, si Ma'am Shahani. Ayan po, good afternoon sa lahat. Thank you po for watching. Haba, di ba? Pwede na ako sa 30 minutes na, ano, na shoutout. Ako na lang hindi nakaka-shoutout. Ha? So baka maputol pa ang airtime. So pwede, again, maraming salamat, no, Teacher Ads and Teacher Lester for the inspiration na dinala niyo po sa ating second episode of our 3-episode activity. Pero syempre, mag-shoutout muna din ako kasi medyo aside sa mga questions, naglista din ako ng mga nagpadala ng mga message. So baka yung love life, baka meron na din tomorrow. Tingnan natin. So ang shoutout natin sa unang-una sa Division of Binyan City, again headed by SDS Edna Faura Agustin. Maraming salamat po sa mga teachers and non-teaching personnel in the Division of Binyan City. And again, special mention po sa aming school, Binyan City Senior High School, San Antonio Campus, teachers and staff. Magandang gabi po and thank you for watching us in the second episode. And also, maraming salamat po sa aming mga RPMS PTSD champions all over the Philippines, mga nakasama natin during year 1 hanggang ngayon ay kasama natin during the development, focus group discussions, etc. And also our ICT team na nagde-develop ng ating ESAT, ng IPCRL. So lahat ng mga nakatuwang natin teachers, school heads, supervisors, our division regional office personnel na nakasama natin all throughout. Maraming salamat po sa inyo. And also, parang gusto ko mag-shoutout mula childhood friends hanggang BS Math for Teachers 2007 PNU Manila, magandang gabi po. And also, senior exam and primals family, magandang gabi po. And thank you for watching. And teachers of DepEd Laguna, DepEd Cavite City, and DepEd Cabuyao City, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating episode ngayong hapon na ito. Yes, and of course po, di po natin makakalimutan yung dalawang teacher guests mo natin. Maraming salamat po for joining us today. And of course, our partner from RCTQ, PNU RCTQ, maraming salamat po. Headed by our director, Ma'am Gina Gunong. And also our team from the BHROD, the entire Department of Education, thank you for this opportunity po that we go live to really reach all our teachers from across the Philippines, from Luzon down to the southernmost part of Mindanao. So maraming salamat po for that. Thank you sa lahat ng umantabay, sumabaybay, at sumama sa amin sa entire live namin. Mahaba-haba po yung episode 2, but you have to expect that tomorrow. Ano yung i-expect nila, sir? Sir Angelo, nakalimutan ko yung pangalan mo tuloy. Actually, sir, madami tayo na shoutout, no? Pero magre-recap muna tayo bago tayo mag-teaser for tomorrow's episode. Yes, of course. Oh, and before that, no, pasalamatan din natin ang mga regional office HRDD chiefs and personnel, no, and also our counterparts in the division office HRDS. Maraming salamat po for helping us, assisting us, no, na maipaliwanag ng maayos ang ating RPMS for 2020-2021. So again, and Sir Angelo, nakalimutan ko, of course, yung past team natin sa kasama natin sa tech team. Salamat po Director June, Director at saka of course si Ludi, Sir Manny. Maraming salamat po sa lahat po ng team behind this live po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sige. So recap muna tayo ng episode natin ngayong hapon hanggang ngayong paggabi. Na ilang viewers pa ang nakasubaybay sa atin ngayon, Sir Caloy, sa ating live stream sa DepEd. Nasa 80,000 pa naman. Ayan.
Sige, sa ating mga kasamahan ngayon na nanonood pa at sa mga ano po no, makakakita pa nito sa mga sunod pa na mga ano natin no, pagpunta sa DepEd Philippines, ang ating episode 2 ay nag-focus tayo sa phase 2 of the RPMS cycle, and again that's performance monitoring and coaching. At mga features nito again ay performance coaching and feedback, and then the alternative classroom observation options and adjusted protocols na pinag-usapan natin no ng ano ng very in-depth ngayong hapon na ito. At again, we reassure you no na yung mga ilang katanungan pa ay baka pwede natin masagot before episode 3 tomorrow, and also we'll include them as frequently asked questions posted in our social media accounts. Ayan. And then for tomorrow, for episode 3, ayan, kukumpletohin natin ang RPMS cycle. So pupuntahan natin ngayon ang phase 3, ano bang nangyayari dyan sa phase na yan. And also phase 4, again, performance review and evaluation at performance rewarding and development planning. So you'll know more of that for our next episode, our last episode for this 3-episode activity. Bukas po yan, same time, same place. Yes, excited naman ako doon sa phase 3 and phase 4 bukas. So yun po din yung gusto namin. Ini-invite namin lahat ng viewers natin sa buong Pilipinas, buong DepEd po. Sumabay-bay po tayo para sa last episode ng RPMS. We'll be tackling phases 3 and 4 tomorrow po para po ma-full na natin, ma-full blown na natin yung RPMS cycle natin. And with that, the entire Department of Education through the Bureau of Human Resource and Organizational Development would like to emphasize that we are here to help you and we are here to support you because we are HR with a heart and OD with a smile. Hindi sumagot si Sir Angelo. Ayun, so good afternoon everyone. Good evening to your dinner and have a nice evening everyone. Goodbye!